What is up, cyberspace? Welcome back dito sa podcast series. This is your favorite podcast in the cyberspace. This is Dog Brock Radio. Napapakinggan sa Spotify, Anchor FM, Google Podcasts, Pocket Cast, at sa lahat ng podcast streaming platforms worldwide. Napapanood niyo, nagpe-premiere ngayon dito sa YouTube channel ko, Dog Brock TV. Salamat sa lahat ng nakasubaybay. Nako. Ladies and gentlemen, may kasama tayo, kapatid natin. Nako, ilang taon na tayo magkakilala? Sampo? Sampo. Mahigit? Buti pa ako. Kasama ko ngayon, one-man media team. Yun na yun. Wala nang maraming intro, basta creative, artist, genius. Yeah. Ladies and gentlemen, cyberspace, please welcome Pio Balbuena. Gio! Gio! Ito nga palang unang kanta ko ay para sa... Well, kamusta? Tangina, na-miss mag-gig. long time. Pero bago mag-lockdown, may gig pa tayo, di ba, sa pop-up? Oo, mismo. Winasak solid mo yun. Solid yun. Tsaka solid. Kalbo ko that time. Yeah. Kasi ano yun eh, may nasa ano ako noon, buhay ko noon, parang stress-stress yun. Aaway kami nito lagi. Mm-hmm. So, parang stress ako noon, pakalbo nga ako, parang Robin Padilla. Yan, bad boy. May mga ganung ano tayo eh. Stages. Yung parang sa, alam mo yun, ewan ko, parang ako lang ba, pero alam ko, karamihan yata ng mga nasa creative world, parang medyo may ano, di ba, may mga ganung side eh, na parang hindi marunong i-handle yung stress minsan. I think, yung alam mo yun. I think big part doon is, sanay ang creative magbigay ng value sa iba mismo. And when merong mga instances na masyadong personal, hindi natin kayang tol, 'di ba? Bitbitin. Oo. Madalas. Pero 'yun yung nagpapalakas mismo. Sensitibo masyado, mga ganun eh. Pero yeah, kumusta ka? Kumusta lately? Okay, sobrang saya kasi syempre bukod sa nagka-baby, mm-hmm. Blessing. And nagkaroon ng maayos na, alam mo yun, na mapagkukunan ng pondo para makatulong pa sa iba. Alam mo yun, ganun naman yun eh. So, yung pangarap ko, naabot ko, kasi alam mo, Pops, di ba, alam mo naman yun, yung career ko, gusto ko talaga noon maging, ako hindi ako magpapakipokrito, yeah. Pare, ako gusto ko maging sikat talaga. Rap star. Ganun, gusto kong sumika, artista rin. Yeah. Gusto kong, puta pare, yung forma ko doon dati, talagang gusto kong maging boy next door. Advance. Ganon yung mga tipong pang pelikula na, okay, gusto kong maging parang Daniel Patili. Yeah. Dati. Alam mo yung parang may marami kang commercial, ganon. Oo. So talagang ganon yung struggle ko. No? Eh, malas din talaga kasi hindi ka nabibigyan ng ganong pagkakataon. Kahit anong pilit ko, no? Yung mainstream media. Sa rap scene, medyo napapansin kahit papano. Oo. Mm-hmm. So doon ako nagtuon ng pansin. Pero wala pa rin akong guesting tol ng mga matitindi. Mm-hmm. Kasi business. Kung walang events, kung walang gigs. Mostly, yung mga guestings talaga na mabibigat, yung talagang pang national TV, hindi dumarating. Hindi tol. Kasi... parang laging kulang. Kulang eh. Oo. At saka alam kong hindi ko pa deserve kasi business nila yun eh. Oo naman. Diba? Kung, oo naman. I mean, yung era ko kasi, kaputukan niya nila Abre. Oo. So syempre, alam yun, gets mo deserve yun kasi putok, mainit, business. Middle child. Oo. Kumbaga. Mga ganon. So, okay. Sabi ko, dito na ba ako titigil? Dito lang ako magaling eh. Hindi naman ako graduate ng college. Mm-mm. So sabi ko, anong gagawin ko kaya? Anong sabi ko, okay, alam ko na. Kung wala akong guesting, gawa na lang ako ng show ko. Ayaw niyo ako isali sa show niyo? Gagawa ako ng show ko. Yun, gumawa ako ng rap sessions to. Oh, yes. Doon na buhay yung rap sessions. So, kahit pa paano... Si Pio, para sa hindi nakakaalam, no, you can still search it. It's an open secret. Like, it's not airing now. Pero masasearch pa rin, rap sessions. Si Pio Balbuena, ang isa sa mga nagbigay ng, what they call this, platform para sa mga artists. Exacto. Para i-perform nila ng live yung mga rap music nila. Ngayon kasi ang dami na eh. Totoo, ang dami na ngayon. Kasi props sa mga gumagawa nun. Sobra, kasi noon, ang mga unang-una sa ganyan na platform para sa hip-hop, et naalam ko, Sunugan, sila Mike Sway. Pero before that, Crazy Kyle. Crazy Kyle TV, syempre. Tapos, no album got skills, di ba? Tapos pumasok na yung flip-top. Yung naging bahay talaga na naging... As in, kahit ako, gusto ko na mag-flip-top that time para sa fame eh. Ganong level, pare. Talagang fame na. Gusto ko, fame or. Kasi wala sa TV, pero sikat. Ay, hindi pala fame or. Kasi ang fame or, sagad na eh. Nag-ubad na ako. Hindi pa naman umabot sa ganun. So, parang gusto ko talaga ng fame. So, that time, gustong-gusto ko noon mag-flip-top. Hanggang sa, sabi ko, hindi. Di pa pala ako ubre eh. Siyempre, di ba? Alam mo naman, ano yan eh. Di ba? Ganun. Kung deserve mo, talagang yun.
Hanggang sa gumawa ako ng rap sessions, na ngayon tol, natutuwa ako dahil ang dami kong nakikita na, as in, kasi pare hindi ako ano eh, ang production ng rap sessions that time tol, hindi siya yung, okay, i-guess natin to si ganito, gusto ko to si ganito, gusto ko si ganyan. Walang hindi ganun. Siya premeditated. So, ang nangyayari dun tol, parang networking. Uh-oh. Okay, ang sinong unang guest natin, Mike Cosa, Breezy Boys, sila Curse One, sila Lux. Connect na, ganun. Okay, tol, sinong pwede nyong i-guess? Siyempre nakikita nila, studio ng Viva, ang ganda pare. Siyempre, alam mo yun, gusto nila ma-experience din that time na binigay ko naman. No, ito, libre dito. Dito Mm-mm. tayo, gawin nyo yung, wala kang, ito kasi ang hindrance minsan eh. Ay, hindi pala hindi na, yung struggle. Mm. May kanta na sila, may studio na sila, may napagre-recordan. Wala silang music video ngayon, tol. Kasi kailangan ng pera ang music video that Totoo, time. Hindi naman ngayon, madami ng mga videographers, editors. Mas mura na rin yung equipment, kaya hindi na rin ganun kamahal yung mga ano. So, that time wala. So, yung rap sessions, nag-misto lang parang music video nila. At saka this time, wala pang wish bus. Wala pa. Yes! Wala pa, Pops. Eh, parang ganun din yung atake ng wish bus eh. Ganun din. Ganun, kaya successful, lupit din nila. So ngayon, ang mga nag-top noon nung time na yon, yung mga first season, sila Mike Cosa. Mm-hmm. Kinanta ni Mike Cosa, Ayiman. Ayiman, pakasama niya, mm-hmm. pare, lahat ng hit songs nilang dalawa, kinanta nila doon. Mm-hmm. So palo yung views noon. Mm-hmm. Tapos ang dami doon, dahil connect-connect, like sila Mike, syempre nakita sa rap sessions, gusto rin namin yan, makita kami sa TV, mm-hmm. gusto namin yan. So, sige, Boss Mike, kung sinong gusto mong isa lang dito, ganun ako, walang, okay, ito yung gusto ko ngayon, yung ako yung masusunod. Hindi, sila yung gusto ko masunod. Sino yung vouch mo, game? Open lang kami. Yun, ganun. Okay, Breezy Boy, sinong trip niyong isa lang dito? Ganun. So, ngayon, yung dahil dun sa nangyari, like sila Bugito, Princess Thea, pare, na pumutok na ngayon, ang last episode ko, Shanti Dope eh. Wow. I've seen it. Pero hindi na sa Viva. Ano na, yung dun na yung time na inaaral ko na mag-post-prod. Mag-mixing, mag-video editing. Kaya naging one-man team ka na noon that time. Yun. Yung pawala na yung rap sessions. Nag-aaral ako sa production. Ano to, 17? 2017? 18? Mga ganyan eh. Mga ganyan. Hindi ako pamilyar pero sobrang tagal na. Basta bago pumutok si Shanti, pinarinig sa akin ni Lester. Ako kasi, hindi ako fan ng craft ko lang eh. Hindi ako ganun ka-selfish eh. Kasi doon ako matututo eh. Pag ako fan, doon ako matututo eh. Ako, fan ako ni Glock, kaya rin siguro medyo gumaling. Yeah! Fan ako ni Glock na yun, kaya medyo gumaling. So ngayon, rinig ko kay Shanti, tol. Pinarinig ni Clumsy. Si Lester, sobrang nandun, close kayo ni Lester eh. Nandun si Shanti noon. Tapos, pare, kung akala nyo sobrang astig ni Shanti, di ba? Astig talaga yun. Pero sobrang bait nun pare, yung parang hindi mo akalain na, uy, ikaw pala yung kumanta ng ano, yung kung ako avid fan lang, wala akong alam sa hip-hop, na parang, uy, ikaw pala si Shanti Dope, tapos pag nakita mo yung karakter niya, pag-uusap mo siya, tol, parang humble siya. Pero halimaw sa stage. Grabe, tol. Pero before that, talagang ano lang din. Narinig ko yung mau. Sa lupa. Narinig ko yung mau, tsaka nadarang. Sama ko pa si Kier nito, nasa condo kami. Ang favorite ko yung mau. Ang putol, tong nasusubog to, tol. Yung mau. Ang lupit nito. Si Puta Petty Wap. Diba? Nakulok ko yun si Clumsy. Si Clumsy. Puta Petty Wap. Si Puta Petty Wap. Grabe. Ay, putok to. First album. Alam mo, napakaswerte ni Shantz, pare. Kasi yun yung mga wish ko noon eh, no? Na parang, first album ni Shanti, may hit song eh. Mau. Second album niya, Nadarang. Lahat ng album na nirelease ni Shanti, talagang massive. Tsaka parang yung time niya, ano talaga eh. Parang, alam mo, pabukas na yung malaking gate ng hip-hop. Tsaka ang bata. Ang bata. Sabi ko, sure win to. So, sabi ko, na-elibs ako ng sobra. So, yun na nga, siya yung naging last. Tsaka si Blaine. MC Blaine. Blaine. Kasi nagkasama naman kami niya sa networking. Kami nila Decoy. Yeah. Alam mo naman si Decoy, hustler talaga yan. Hanggang ngayon, talagang ano rin siya eh. Parang business talaga. Yun talaga. Alam mo, ang galing niya dun. Kasi nakasama ko yan out of town, si Decoy, pati si Blaine. Pare si Decoy, ibang klase yung mindset niya pagdating sa buhay. Alam mo, kung meron akong isang bagay na natutunan sa kanya, kay Decoy, sa pagsasama namin sa negosyo, ito yung... Lagi niyang sinasabing, wala natin pag-usapan yan, negative yan eh. Ganon siya to literal. Yung napapanood nyo kay Lakong TV ng mga viral na law of attraction na nagiging, di ba, exactly. Masaya kayo. Tol, kay Decoy ko natutunan yun. Yung sinasabi ni Koy, pag nagkukwento ako doon ng mga bad trip na araw, negative yan eh. Pag negative, ayaw kong pag-usapan. Ganon siya. Literal na ayaw mong makinig. Ayaw niya makinig sa ganon. Ayaw ng negative, tol. Ganon. Kasi i-attract niya yun eh. Diba? Pag yun yung pinag-uusapan, maa-attract niya. So, ayaw niya nun. Ayaw niya. Okay. Ayaw niya. Anyways,
andun tayo sa ayan, gumagawa ka ng ano, gumagawa ka ng galaw. Last mo si Blaine, tapos ito na si Shanti, and then na ano mo na, na what do you call this, na natapos na yung rap sessions. Ano yung mga sunod mong ginawa? Ito na. Hindi ko ako pa masabi. Wag mo na. So, ito na yung nag-focus. Pag nagkikwentuhan kasi kami, walang censorship eh. So, ito na yung nangyaring ano. May mga batang nakikinig, baka malito sila kaya. Pare, ito na yung pumuputok na yung mga real talk rap. So, okay. Nag-focus na ako sa sarili ko. Mm-hmm. Sabi ko, siguro okay na yun kasi pwede nang ambag ko yun. Mm-hmm. Sabi ko, ambag ko na yun sa kultura. Tapos, tama na. Ako naman. Mm-hmm. Yung sa akin, you've always been a host for artists. For told you ako makasulat ng pang sa akin. Uh-oh. After nung kay Lolita Carbon, mm-hmm, ng Himig ng Pag-ibig, wala na ako masulat sa akin. Puro freestyle na lang ako. Sabi ko, ako naman yung gagawa ng songs. So, yun. Dun ko na pinractice. Tapos, dahil nag-aaral nga ako ng post-prod, dun na. Ginamit ko na lahat yun. And then, doon na nag-start yung journey ko. Yun na, naglabas ako mga kanta, mm-hmm, mga music video na minadali ko lang. Ikaw lahat. Ako lang lahat. Uh-oh. Kasi wala naman akong budget tol eh, para mag-alam mo yun, mag-produce ng music videos. Kasi mag-gastos talaga music videos. Pero gusto mo lang talaga gawin. Gusto ko maglabas. Kumbaga ano to eh, okay, kailangan ako maglabas ng kanta. Alam nga namang wala akong pera, titigil ko to. Mm-hmm. Kaya tol, kung ikaw, eh, hindi lang sa rap tol. Mm-hmm. Yung, kahit anong yung, craft. Kahit ano tol, gawan mo ng paraan. Yeah. I mean, hindi kailangan may mga ganitong klaseng bagay ka. Kailangan, eh, ganito yung ginagamit ni Idol. Eh. Dapat ganito din sa akin. Pag-iipunan ko muna, di muna ako mag-start. Start, tol, tatagal ka dyan. Promise. I mean, kung gusto mo talagang gawin yan, tol, gawin mo na ngayon, tapos gawan mo ng paraan. Or check mo yung cabinet mo. Baka may damit ka na hindi mo na ginagamit. Isipin mo, in the next 6 months, gagamitin ko ba ito? Ay, wag. Baka pwede mo ibenta. Eto, meron ako isa pang perfect example. Okay, wala kang computer. Mm. Gusto mo maging producer, mm, may cellphone ka, mm, mag-record ka ng beatbox, tumawag ka ng tropa mong beatboxer, i-record mo doon, basta malinis yung pag-record, tahimik yung area, parang studio, mm-hmm, record mo yung beatbox. Ang importante naman yung sulat mo eh. Yeah. Para lang makasimula. Makasimula ka. Eh, oh, malay mo, ikaw pa yung bago ngayon. Ikaw na iiba. Oh, ikaw yung pinaka-raw. Ikaw pinaka-raw, tol. Pinaka-magaling. Pero yung letra mo, yeah, pare hayop. Oh. Diba? Yun eh, parang skills over, paano ba, pera. Uh-oh. Over yung overproduction. Production. Uh-oh. Skills. So, yun na yung gawin mong take the step. Diba? Take the leap. Pare, nagsiserye kami. Diba? Cellphone lang. Oo. Cellphone. Okay. May pondo na tayo. Papaikutin to para sa production natin. Uh-oh. Bili tayo cine camera. Oo. Para sa quality, diba? O, wala pa tayong pera pang lente. Okay na muna yan. Pero sa cellphone lang nag-start. Cellphone nag-start. Going back, sa inyo, walang excuse. Wala. Sa totoo lang. Walang. Ang dami. Sali kayo ng groups. May kailangan nyo ng beat, magra-rap ka, music artist ka, sali ka ng groups, may mga Free Beat Philippines. Okay, meron mga, may, 'di ba ngayon may mga producer na gusto lang nila mismo mabigay yung art din nila para makatulong din. Collaboration. Yeah, may mga ganun. Sarap noon. Ngayon meron ng ganyan, dati wala. So, mm-hmm, 'di ba mas lalong mas madali. Kaya nga sabi ko, itong Pilipinas talaga, ito yung para sa akin magiging parang Amerika. Yung ganong kalakas yung suporta talaga ng mga tao. I mean, pare, ito ah, karami, actually, tinatalo na nga natin ng mga Pinoy na artist yung ano eh, yung mga, kung usapan ng views, mm-hmm, pare, tinatalo numbers na numbers lang, natin, no? Kung numbers ah, tinatalo na ng ibang mga musicians na hip-hop artist dito sa totoo. Pilipinas yung sa ibang bansa eh. Totoo. Kumbaga may palag. May naglabas ng ano, may naglabas ng music video dito sa atin. Tapos may naglabas na isang sikat na artist sa States, sabay na araw. Pero sa dami lang ng views, i-check mo after 24 hours. Lamang yung naglabas dito sa atin. Ganon kalakas sumuporta Pilipino. Yung traffic, no? Traffic. Kaya, walang hadlang, tol. Walang imposible kasi yung mga yun, tol, nagsimula din yun sa wala talaga. Pero nagsimula sila. Yun eh. Yun talaga eh. Yun talaga yun. Naalala nyo ba? Kasi, naka 40 plus episodes na ako eh. Pero nung congrats, Gusty. Sobrang proud ako, tol. Kasi alam mo, perfect ka dito sa gantong mundo, tol. Kasi eto ang si Dog, pare. Mahal to ng lahat ng tao, tol. Sa community. At saka grabe rin yung sinakripisyo nitong tao na to para sa passion niya, sa community rin ng hip-hop. Yeah, yeah. At alam kong hindi lang sa hip-hop to, sa industriya rin ng mga kaibigan na kapaligbot sa kanya. Kaya deserve mo yung kung kasan to ngayon yung mundo mo, pare. Para salamat. Dito, ha. Sinimulan ko lang din sa kung anong kaya, hindi magkapantay yung quality ng mic kasi mas mura lang yung isa dahil yun lang yung kaya kong bilhin.
Tama. Pinag-ipunan ko yung pwede. Yung regalo ko sarili ko, di ako naghanda. Di ako naghanda. Binili ko nang kung ano yung kaya kong bilhin para makasimula lang. Todo. Mismo yun. Nagsimula ako, ano eh, quarantine din eh. Pero yeah, mabalik sa'yo. Ang isang Pio Balbuena, kasi tol, naging busy rin ako for a while eh. Naging busy rin ako sa best friend ko. Alam mo yun, nagtutour, gumagawa kami ng shows. Tapos nagpo-produce ako ng hip-hop events on the side. Mismo. Pero nandoon pa rin yung suntok mo palagi. Ramdam. Ramdam. Ano yung, kwentuhan mo ko, gusto ko malaman yung, ano yung proseso mo bilang si Pio sa mga panahon na, ano yung naiisip mo ng mga panahon, tol, na kailangan kong gawin to kahit wala akong team. Kailangan kong gawin to kahit wala akong budget. Kailangan kong gawin to kahit hindi ko sure kung may ROI. Ah, mismo. Di ba? Kasi lagi ka abono eh, di ba? Totoo. Kala nila, ganun. Siguro ang isang lagi kong nilalagay sa utak ko, kaya rin malaki eyebag ko eh. Kasi, pare. Utak, eyebag. Mamaya tinan yung punchline. Kasi, tol, parang sabi ko noon, okay, ang sarap gumawa ng mga bagay na kapag alam mong tulog lahat sila tapos gising ka. Yeah. So, ito yung mga panahon na mag-aaral ako, magpuyat ako, konti lang yung itutulog ko. Tsaka ano, ang maganda kasi pag madaling araw, walang notifications, walang istorbo. Wala, tol. Mm-hmm. At saka yung, yun nga, yung parang feeling ko, ako lang yung gising. Tapos okay. Okay, tulog sila, tapos ako nagtatrabaho. Parang ano ako dun eh, addictive sa akin yun eh. Okay. Yung okay. So kaya ganito yung eyebag. Pare, na pagiginalaan na nga akong addict eh. Ganun, dahil sa eyebags. Patrag test tayo. Patrag test tayo. Pare, damo nga eh. Na, diba? Alam mo, meron kami shows noon yan sa probinsya. Mm-hmm. Sila Kane, sila Blaze. Mm-hmm. Pare, damo ako dun, tol. Oh. Blackout, tol. Di, wala sa sistema ako. Mo kasi talaga, no? Praning ako doon. Tapos may humahabol sa akin, tatalon ako sa building. Puyat lang po. Puyat lang. Ganun, tol. Kaya hindi siya para sa akin. Yeah. Bato din, feeling ko di rin para sa akin. Ang tawag ko dito, natural high, tol. Oo. Parang, may ganun eh. Hindi ko alam kung sakit ko na to eh. Parang, basta gusto ko may gagawin. Pero tamad ako sa bahay, tol. Yun naman, yun naman ang kabaligtaran ko. Uh-oh. Sobrang sipag ko sa pangarap, pero, tol, sobrang ayoko magugas ng plato. Maglinis. Ayoko maglinis ng bahay, tol. Yung pinaka ayoko kong gawin. Alam mo, sanay ako matulog. Yan yung mga hari. Tol, sanay yung mga hari. Kaya patakbohin yung ka-imperyo, pero, hindi naman nag, di ba? Pero hindi rin ako maarte. Yung gusto ko, malinis lagi yung bahay. Hindi. Sanay ako matulog ng madumi. Yung ganun. Kasi tamad nga ako. So, madumi yung lang pakailan niya. Basta bukas, alis din ngayon naman na lang, ako, no? Kasi may baby na. Diyan na si Arya, di ba? At saka siya naman yung mag-aasikaso na noon. Kumbaga siya na yun. At saka shoutout dun sa sumasama din sa amin na tumutulong doon. So, yun. Grabe yun. Shoutout Ate Dina. Yes. Si Ate Dina ang nangangalaga ng Balbuenas. Yeah. Ano. Ate Dina yan. Anyways, Utol, yung yun nga, nung mga panahon na yon, anong nagda-drive sa'yo? Pangarap? Passion? Ano ba? Ano pa ba? Ako, Ermats ko, tsaka yung ano, asawa ko ngayon. Kasi yun talaga. Gusto kong may mapatunayan sa kanila. Ayokong, gusto kong tumulong. Yun yung mga naniwala eh. Tol, yeah. Alam mo ha, eto, pag merong naniwala sa iyo, tol, hawakan mo 'yun. Kasi alam mo yung daan patungo doon sa pupuntahan mong tagumpay, tol. Sila yung magiging susi eh. Tapos lahat ng hindi maniniwala sa iyo, iwanan mo. Focus ka sa goal. Yan, mga tropa, iwanan mo. Okay. Tol, alam mo ito si Rendon, totoo din to eh. Oo. Alam mo, may iba lang yung atake niya na syempre. Medyo ano lang. Marketing strat na rin siguro. Oo, it can be. Ko, pero effective, yes, di ba? Yes, yes. Pero alam mo, may punto yung sinasabi niya eh. Siguro nataon lang na, puta, laki ng katawan. Hindi, ano kasi, tol eh. Hambog magsalita eh. Hindi. Alam mo, si Gary Vaynerchuk, okay? Check nyo yung si Gary Vaynerchuk. Tol, ganun din. Kaya niyang murahin yung tao. Na hindi magagalit. Na hindi magagalit. Kasi nasa Amerika sila. Exactly. Dito kasi sa Pilipinas, pag ginanong ganun mo. Pare, sensitibo dito, tol. Oo. Sobrang sensitibo hindi, dito. Hindi pwede. Kumbaga, I think, no, in my opinion, hindi naman yun talaga pangit. Hindi naman yun yung narrative niya eh. Oo, tol. Yung delivery lang. Medyo may sobra lang doon. Kaya ayun, syempre, yung mga tao. Alam mo, ako trip ko eh. Kasi unang-una, bakit ako,
alam mo yung trip ko kasi, bakit ko masasabing trip ko? Kasi tol, tumatagal ako manood eh. Huwag kayo ma... Yung, pag yung attention span ko sa video mo humaba, trip kita. Yung pag sinabi kong hindi kita trip, sinungaling ako nun. Diloloko ko yung sarili ko nun pag sinabi kong ayaw kita. Tinatapos mo? Oo, tol. Ibig sabihin, effective, tol. Yes, yes. Yung, alam mo yung, may target market siya, hindi siya para sa lahat. Yung may skit siya na naka-over the shoulder lang yung shot. Alam mo eh, no? Alam mo eh, no? Pare, yung kunyari, hindi tumitingin sa camera. Diba? Ito lang galing. Hindi, I mean, I respect that kasi alam niya kung paano niya kukunin yung clout niya. Meron siyang sarili niyang supporters. Hindi siya para sa lahat. Pero ito, napag-uusapan lang, no? Ginagawa na siya abroad. Sobrang daming mentors. Buti nga sinabi mo eh, para malaman nilang lahat. Oh, kasi sa totoo lang, panoorin nyo nga si Gary Vaynerchuk. Oh. Panoorin nyo si Robert Greene. Mismo. Kung paano sila magsalita sa bawat talk nila. Mismo. Kasi kailangan din natin isipin na ganun siya sa moment na nandodun siya. Mismo. Pero kung ikaw na nagagalit sa kanya, kayo naman yung magkausap, malamang hindi naman ganun yung approach niya. Halimbawa ako, ganto. Ganto ako kay Pio. Mismo. Pero kung ikaw yung nandito, hindi yun yung sasabihin ko kasi hindi ikaw si Pio. Exacto, tol. Di ba? Hindi yun applicable sa lahat. So, exacto. Alam mo yun, minsan kasi... Cup. Ang sarap na lang din kasi ano, hindi naman masarap, parang mali yung pagkakasabi ko. Pero minsan kasi kapag hinihit ng marami, ang sarap na lang sumakay mang hit din kahit hindi mo alam yung context. Kaya siya tinawag na viral, tol. Kasi parang yan. Virus 'yan eh. Oo nga. Ganun siya, nakakahawa. Either good or bad, nakakahawa. Kaya siya viral kasi virus 'yon, tol. Na parang kung ano yung agos ng reaction ng tao. Oo. Wala ka nang pakialam, nakakalimutan mo na yung sarili mong opinion. Sasabay ka na dun sa agos na yun. Okay. So, parang, okay, galit silang lahat. Oo nga, no? Galit na rin ako. Maraming haha na rin kahit di ko pa napapanood. Maraming galit. Galit react na rin kahit di ko pa natatapos. Sakto. Hindi siya trending. Viral siya, tol. Ganun, okay. Ganun talaga siya, kaya siya viral. Mismo. But, yung mas, naniniwala ka laging may, sa nangyayari, laging may mas malalaking tao na nagpaplano. Na nagpapagalaw nung nangyayari. Pare, ako, ano, nagigets ko na yun eh. Oo. Noon pa naman na meron. Yeah. So parang ganun din sa internet. Oo. Kumbaga, kung ano yung opinion ng mga nanonood, na, kumbaga, predicted na rin siya nung mga gumagawa nun. Mismo. Pero namimili lang sila ng quality siguro rin, no? Hindi, may timing. Maraming, there's a lot of factors to consider. Pero sabi ko nga, since parehas naman tayo nagkikreate, it's, hindi naman natin din ginagawa to para sa sarili lang natin. Tsaka pare, sabi nga nung kaibigan ko. Tingin mo kung hindi nauso yung mga ganun na reactions, boring yung social media. Actually, sa lahat naman ng bagay, may pros and cons. Eh. Uh-huh. Lahat naman ng bagay. Lalo yung mga bata ngayon. No? Uh-huh. Eh ako, yung iba yung ayaw nila na, ayaw ko ng internet, toxic yan. Ayaw uh-huh. ko ng... So, nasa pagdidisiplina na lang yun, pero hindi na ako papasok doon. Pero lahat ng bagay, may pros and cons yan. Eh. Diba? So, para sa akin, nataon lang na... okay, eto perfect example. Ang kutsilyo, pare, ginawa yan para makagaan sa buhay mo. Totoo. Patulong sa pagluluto mo. Yes, panghiwa. Panghiwa yan eh. Mapabilis ka, tol. Alam nga naman. Pangbalat ng kung ano-ano. Diba? O sige, maghiwa ka nga ng baka, kukukuhin mo lang. Hindi mo kaya yun. Kutsilyo yun, tol. Tagal mo nun, tol. Tol, ang tagal mo nun. Kaya nga may spray paint, di ba? Sige, magpintura ka ng aeroplano, gamit mo pang Q-tips. Diba, ang hirap nun, di ba? Ang tagal nun, tol. Kutsilyo, di ba? Pero pag ang kutsilyo, pare, napunta yan sa taong masama yung layunin. Oo nga. Masama yung motibo. Mm-hmm. Doon na nagiging pangit. Yung image ng kutsilyo. Oo. For example, okay, si Dog yung may hawak ng kutsilyo. Mm-hmm. Pogi eh. At tutulungan tayo magluto nito. Papasukin mo yan. Eh si Balong pagawakin mo ng kutsilyo, tsaka ako. Takbo! Takbo! Si Robert, si kutsilyo! Yung papasukin yan. Ganon. Ganon siya. Gets. No, pero nasa ano na yan eh, kung paano mo dadalin yung kutsilyo at kung ano ba yung... Galing ng example ha, that's interesting. Ganon din sa internet, pare. Hindi lang sa internet, ganon din sa mundo ng pag-create ng isang bagay pagdating sa art form. Yeah. No, kung yung bagay ba na yan na binigay sa'yo para sana makatulong ka at makagaan para makatulong sa ibang tao, makagaan para sa ibang tao. Makapagbigay ng value. Makapagbigay ng value, makapagbigay ka ng motivation sa iba. Mm. Or gagamitin mo ba yan for your own sake, tapos titira ka ng iba, sisirain mo yung buhay ng iba para manalo ka.
doon na nagiging pangit yung kutsilyo dahil doon sa ginawa mo. Kasalanan mo to, dog. Hindi, pero guess mo. Ganun, yeah, yun yung pros and cons ng lahat ng bagay. Yes, sobrang ganda ng paliwanag. Marami pa kaming pag-uusapan. Kung trip nyo to, i-share nyo na ngayon ha, after this break. What is up, Cyberspace? This is Dog Brock. Welcome back to Dog Brock TV at maraming salamat sa panonood nyo ng episode na to. Sana marami kayo napulot na aral at values gaya ko nung sinot ko yung episode. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na dito sa Dog Brock TV para sa mas marami pang content. I-hit nyo yung notification bell para ma-notify kayo kapag may palabas na video. At i-comment nyo sa baba kung sinong gusto nyo i-interviewin o kausapin o makakwentuhan natin sa susunod. Huwag nyo kalimutan, i-follow ako sa Twitter, TikTok at Instagram at dogbrock_. Join na rin kayo ng Facebook group natin, Dog Brock TV Community. Nasa Facebook tayo, Dog Brock TV. Kita kita sa susunod na episode ha. Pero bago ang lahat, tandaan nyo, mapapakinggan nyo to sa Spotify, Anchor FM at sa lahat ng podcast streaming platforms worldwide. Balik na tayo sa episode. Makinig mabuti. Hey Cyberspace, nandito pa rin tayo sa TMP Creative Complex. This is Dog Brock Radio. This is your Dog Brock and Chill Sunday Habit. Kasama natin kapatid natin, Pio Balbuena. So, P, bago ang lahat, gusto ko lang din, rewind lang tayo. Sino ba si Pio Balbuena? Tsaka paano siya nagsimula? Like, yung childhood mo, yung influences mo sa music, bakit rap? Diba? Pwede ka naman magbanda. Pwede ka naman magpop. Bakit ganun? Yun yung gusto ko masilip kasi maraming interested dun eh. Oh, ito, hindi ko naman to nakukwento sa ibang mga interview noon pa. Mm-hmm. At saka hindi naman ako mainit para interviewin noon. Mga nagtatanong lang sa akin, mga tro. So, ito na to. Yung mga nagtatanong, alam din nila, alam no? Din nila. Alam na namin yan, napag-chismis ang karama namin. So, okay. Nung high school ako pare, nung lumalaki ako, ang nagtaguyod sa akin, airmats ko. Mm-hmm. Eh, unika iho ko eh. Okay. So, dalawa lang kami sa buhay. Hiwalay din yung airmats ko. Mm-hmm. So, may stepdad akong police that time. Mm-hmm. So, sila yung nagtaguyod sa akin. Tapos, naghiwalay din sila nun. Okay. Yung airmats ko, nung naghiwalay, walang source of income, nagmamasahe. Okay. Tapos, tol, yung airmats ko, gala. Siya yung pasaway. Tapos, ako ngayon yung hindi. So, mas, kumbaga ako nga yung rapper eh. Kung usapang gangster, yung airmats ko yun eh. Okay. Legit na gangster yung airmats ko, no? So, na kinikilig ako kasi nabuhay niya ako tol gamit mm-hmm. yung sa sarili niyang hustling. Mm-hmm. So as in lahat ng bagay ginagawa niya na at malalaman niyo yon sa parating na pelikulang ilalabas ko. So yun. Abangan niyo. Yun na no na meron kasi akong movie pare na ipoproduce din. That's ano pa nasa proseso na. Okay. No na well syempre masaya exciting. Ako kasi baka doon sa pangarap kong platform talaga yon eh no. So papunta na doon. Na yung parang alam mo yung mga American gangster, yung okay. True to life story. Mm-hmm. Pare. So ganun, ako hilig kong pelikula yung mga totoong buhay eh. Oh. Kasi pag yung totoong buhay na nangyari, pare Asyong Salonga, yung mga ganun, okay, oh. Yung mga totoong nangyari na nilagyan ng true to life, ganun. So magkakaroon ako nun. So ngayon yun doon ako lumaki. Nung high school. Saan to? Muñoz. Okay, Quezon City. Quezon City. Okay. Hanggang sa nag-high school ako, sumasali ako ng mga pagsulat ng tula. Di talaga ako rapper. Tumutugma ka na sa sulat? So, ako that time, fan ni Glock 9, pero hindi ko rin naman alam yung mga backstory niya, kung saan yung history niya. Hindi, pero fan ako ng mga... Kung ano na yung naririnig mo? Kung ano yung inabutan ko. Ganon. Andrew E, ganyan. Andrew E, siyempre, ano naman yan, timeless yan eh. Kahit anong classic era, lagi. Kahit anong era, maririnig mo yan eh. So, yun lang yung mga kilala ko. Ito siguro yung mga time na nag-focus na sa hosting si Francis M. Ito na ang story ah. Hindi ako hip-hop. So, wala akong credit sa streets. Wala akong street cred. Oo. Nung graduating ako ng high school, pare, sumama ako sa tito ko kasi gusto ko makakita ng artista. Ang tito ko, kapatid ng airmats ko, choreographer sa GMA. Mm-hmm. Choreographer, nagtuturo na sa'yo. Sa mga backup, sa mga dancing numbers. Sama ako. Gusto ko makakita ng artista. Oo. Pare, 16. Ano year to? 16 years old ako. Okay. 26 na ako. So, 10 years ago. Oo. So, makakita ng artista, Bok, sama ako. Halika, PA sa akin, sama ka. Dala ko yung bag niya. Mm-hmm. So, habang kunyari PA ka ni choreographer, para makapasok ka sa... Para makapasok ako, tas tito ko, gusto ko lang makita ng artista. That time ngayon, pare, dun sa harap ko, kung saan binabantayan ko, kasi ito yung salamin, mm-hmm. binabantayan ko yung bag ng tito ko, merong babae, na medyo may edad na, wag na yung ano, so mm-hmm. may edad na, di ko kilala, kasi
Pari, 16 lang ako. Sino ano bang alam mo sa entertainment? Ito lang tinuturuan ng babae na yun that time, si Pop Girls. Okay. So, Pop Girls, alam nyo naman, di ba? Sila Nadine Lustre. Yun yung 10 years ago. 10 years ago. So, ngayon, dahil nandun ako sa harap, tuwan-tuwa ako dun sa babae na may edad. Dahil nagtuturo, ang galing sumayaw. Hanggang sa, tinignan niya akong ganun. Ba't nandiyan ka? Eh, syempre, alam mo naman, gano'n, di ba? Kasi ba't nga naman ako nandun sa harap niya, nagtuturo siya, puro babae pa sila. Mga nakacycling lang yun eh. Tapos lalaki ako, nandun ako sa harap niya. Eh, nagbabantay ka lang naman ng bag, di ba? Babantay lang naman ako. Eh, nandun yung bag eh. At saka hindi ako makagalaw eh. Tsaka magbabantay lang naman talaga ako ng bag. So, nandun ako. Umalis ka nga sa harap ko. Dinig ng tito ko yun kasi nasa kabilang, kabilang space lang. Same space. Isang salamin lang na mahaba eh. Kabila. Di, tita, ano, pamangkin ko yan. Ah, pamangkin mo ba? Kahit ha. Alis ako, hiya ako eh. Pero syempre, yung galit mo nun, parang, pahiya ka eh, tol. Pahiya ka, la Ding Dong, sa Pop Girls. Pahiya ka sa mga artista ng gym. Sumama ka lang para makakita, no? Tol, ngayon nandun na sa standby area, dun sa baba, sa may lobby ng GMA. Tita, ito pala yung pamangkin ko. Eh, kasi that time, nagpi-freestyle na ako. Okay. Tita, ito pala yung pandayo ko eh, ng mga pangkaroling, tas bibigyan ng pera. Tita, ito pala yung pamangking ko. Wait, 10 years ago, flip top na. Meron na. Oo, so ano na. So parang, ang freestyle dati, akala nila, mag-flip top ka nga, may mga ganun-ganun na terms. Slangs, okay. So ngayon, tita, pamangking ko to, ganyan-ganyan. Ano to? Rapper to. Rapper. Pero kasi, yung tito ko na yun, nasanay yun na pag nasa libingan ng mga bayani kami, yung kasi yung lolo ko, ano, sundalo, papa nila. So, pag nandun kami, pinag-freestyle ako, tapos pinagtitripan nila yung katabing puntod. Uh-oh. Parang caroling, pero araw ng patay. Uh-oh. So, pumipera ako nun, tol. Tapos yung isa ko naman ka, tito, isa kapatid nila, nagtatrabaho sa bar dito sa Timog, Pier 39 that time. Yung katabi ng Chowking. Pier 39 yan that time, naaalala ko pa. Okay. Pier 39 that time. Sumasama. Dito sa circle? Oh, circle. Okay, okay. Sinasama ako ng tito ko dyan para... Siyempre, bata. Tapos nagpi-freestyle ako. Tapos yung bakit ng yelo, pinapaikot sa customer. May pambaon ako. Okay. Kasi okay. Wala naman kaming pera ni mama. So, hassle ko, lang din si tita Ako rin. Rumarakit sa mga tito ko na may trabaho. Kasi mama ko lang trabaho. So, sama na lang. Bilang uniko iho rin, parang sila yung naging second dad mo. Ganun. Yung mga tito. Mga tito ko. Tito Dave. Tito Dave ko. So, yun na. To cut the story short, nakita ko si, ano, yung babae pala na nagtuturo sa Pop Girl, si Jilin Eugenio. Okay. Sabi ni Jilin Eugenio ngayon. Tita Jilin. Siya pala yung nagalit. Pare, siya ang unang manager ko. Okay. Sabi ni Tita Jilin, rapper ka ba? O sige nga, mag-rap ka dito. Pare, nag-freestyle ako sa harap niya. Nung pagka-freestyle ko, mayabang ako. Sobrang galing ko nun, tol. Sobrang galing ko nun. 10 years ago. Sobrang galing mo na. So, eto na to, nag-freestyle. Sabi ni, ano, ni Tita Jilin, I like that. Kailangan ng viva ngayon ng rapper. Bumubuo sila ng grupo na parang Black Eyed Peas. Kasi, pare, putok ang K-pop nun eh. Shoutout sa mga tropa ko, Accelerate, Magno Twins, pare. Pare, ira ng Accelerate, tol. Wala pang Cheeksers, wala pa tong SB19. Pare, magmano kayo sa OG, Accelerate. Accelerate. Sila AJ Mulak, Magno Twins, Hideaki Torrio. Magno Twins, si MJ, tsaka... MJMM. MJ and MM Magno. Pare, skilled yung mga yan. Hindi, tsaka naghimighandog din yan eh. Himighandog. Anyways. Wala na sila sa Accelerate buwag na. Tapos doon na yung era ng Cheeksers, nila Ranska, Helen shit. So, wag na natin balikan yon. So, ito na. Ngayon, nung... Wait lang. Sila is kasabay mo. Build na. Hindi, nauna sila ng isang taon. Okay. Build na yung Accelerate tsaka Pop Girls eh. Sila na yung P-pop generation. Okay. Sila na yon. Yung P-pop talaga. Uh-oh. So, Pop Girls... Sila yung mga pambato ng GMA that tool. Year. Okay. Pare, umabot talaga sa puntong inspired ako sa mga yun kasi talagang tilian yun. Pare, pag lumabas. Talagang, yung mga fans ng P-pop noon, pare, talagang sila yun. So, yung pumipila ngayon, dyan sa ano? Tol, edi sa, ito na. Bro. Okay, sabi ni Tita Jilin, kailangan ng rapper ng Viva, gusto naman nila ng ibang taste. Hindi all boys, hindi all girls. Uh-oh. Boys and girls. Okay. So, parang Black Eyed Peas, kailangan ng rapper. Mm-hmm. Pare, ito na, pamuhok ako noon. Eh, wala akong minus one. Mga kasabayan ko, mga galing ng Wawawi. Mm-hmm. Yung mga, kasi si Tita Jilin, kumukuha siya ng mga talented sa Wawawi, tapos minamanage niya yun. Ganon si Tita Jilin, malupit yun. Alam niya kung sino yung magagaling. Mm-hmm. At the mere fact na ang daming dumaan kay Tita Jilin na superstar pa rin hanggang ngayon. Siya yung stepping stone. Si Tita ganon siya mag-build eh. Pare, ganon. Kung hindi nyo kilala yun, pero men, kung
Sa industry, alam industry, mo yung pangalan nun. Industry, kilala yun. Pero, yeah. Sige, malamang, kilala nyo na siya si Shake, Body Body Dancer. Tsaka siya rin yung nagsulat ng Sabay-sabay tayo. Itaas ang kamay. Yeah, yeah. Chilin nyo, henyo. So, eto na. Pare, sama ko yung tito ko, bunsong kapatid nila mama. Okay. Pare, wala akong minus one. Nandun si Boss Vic, tol. Pare, Boss Vic yun. Ano tayo, Bulaga? Ano? Diba? Hindi Vic. Okay, okay. Vic, sorry, Vic Del Rosario. Okay, Boss Vic. Punta ako ng Tech Tight. Dami nag-audition. May minus one. Kumakanta, tol. Galing. Wala ako. Wala ka material. Material? Sabi ko sa tito ko, marunong ko mag-beatbox. Wala na. Alangan naman. Bagoong alamang tayo rito. Kita mo yung mga nag-audition dito. Ganun kaklase. Itong tita Jillin lang naman. Teka lang. Bakit ka pumunta doon na hindi mo alam na wala kang ano? Di sinabi lang. Tinext lang ako eh. Pumunta ka dito. Ito kaklase. Ito real talk. Kalam ng tito ko to pa din ng airmats ko. Nagdala ako ng school ID tol tsaka resume. Okay. Audition, may resume ka. Tol, yung resume na para mag-a-apply ng trabaho. Nabibili kasi dati yung biodata, di ba? Isusulat mo. Tol, dala ko yung biodata. Ito ba ito? Tol, dala ko. Tol, dala ko. Puto ba't yung ibang kasama no, nagmay material? Oo. May mga press kit. Tol, ano gagawin dito, box? Bukong gagawin ko dito. Beatbox ka na lang. Okay. Pare, pinag-beatbox ko. Nag-practice kami sa CR. Oo. Isang linya, isang pasada. Eh, kilala mo si Tito Dave, ha? Ito naman, ito na, imagine mo pa to. Si Tito Dave ngayon, siya yung magbe-beatbox. Kapatid ng airmat ko, bunso. Makulit din yun eh. Si Tito Dave, ako yung mag-audition. Wait, siya yung... is this the same Tito na nagko-choreograph? Bunso niya. Okay, mas bata. Okay. Mas bata. Pangalawa sa bunso yun eh. Ngayon, yung tito ko, ako yung mag-audition, siya yung magbe-beatbox, pero siya yung pulbos ng pulbos doon sa CR. Tapos ako, ang pahit ng itsura ko. Men, sabi ko, Tito Dave, parang ankakabal na ng pulbos mo. Eto na. Babe, eto, lumabas na si Boss Vic. Oo. Titignan na lahat ng mag-audition. Unang sala ang singer, yung mga ano nun. Mga belter-belter. Mga kasi galing ng mga wawawi yan, tol. Okay, ako na. Ito, may rapper. Uso yung mga konti-sekot-sesera, di ba? Mga guest. Pero ito, sa office nila. Oo. Hindi ito audition na parang yung nakikita nyo may mic. Oo. Di, meron lang silang maliit na speaker doon. Nasa office, lalabas lang ng office si Boss Vic nandun sa pinaka-lobby ng mga offices. Mm-hmm. Yung parang, gets mo yung mga yung mga empleyado. Sa gitna ng ano? Sa gitna ng lahat. Yung mga shelves. Ay, yun, ano, ganun, tawag, cubicles. Yeah. Ganun. Yeah. Tapos nasa gitna. Ganun ang audition sa Viva. Oo. Hanggang ngayon. Sa lahat ng office. Pare, iba-ibang department sa gitna, okay? Pare, hanggang ngayon, ganun sila, boss. At idol ko yun, si Boss Vic. Kung kasi yun yung raw, eh. Yun yung raw. Oo. Andun. So, walang mic, tol. Ganun, ito na. Ito ulit, tito ko, mag-beatbox. Tito, ito yung puti ng mukha mo nun. Beatbox si Tito, din yung ganyan. Pare, nag-rap ako. Ang nirap ko nun, na wala akong nasusulat pa na mabibilis. Nung nirap ko yung kay Glock doon. Eh, alam mo naman ng mga, ano, pag nag-rap ka ng mabilis, yun na yun. Oo, rapper. Rap ko, una freestyle. Tapos bumabounce lang sila, pero wala pang wow effect eh. Tinira ko yung Glock na yun ngayon. Biyernes ng umaga, pagkagising ko, pasok sa eskwela, nalilito, may exam na Jonah Pipi ko, hindi ko malaman kung saan ako, lilingon. Isang araw ni Glock 9. Eh, ang bilis nun. Alam ba nilang kay Glock yun, o sa akin? Yung di mong fan ng hip-hop yun. Ari, magam si Boss Vic, pasok sila ni Tita Jillin sa office ng Ni Boss Vic. Tol, ang tagal ko. Ito na. Ang tagal ko sa tol sa labas. Yung office doon sa yellow couch, may mga mukha ni Sharon Cuneta. Yes, lahat ng Viva artist. Ay, yeah. Mga pinit, nakikadalingan mo, may Sharon. Hindi yung kadito ni Sharon. So, pare, ang tagal namin. 2 oras kami ni Tito Dave doon. Nag-uusap lang sila ni ano, Tito Jillin. Sabing ganun ni Tito Dave sa akin, di mo kasi ginalingan eh. Sinisi ako. Bagoong alamang tayo dito ngayon talaga po. Uwi na lang tayo. Sayang lang tayong pamasahe. Tapos pera ko pa ginamit mo pamasahe. Ganun kasi wala pera niya tol. At ngayon ako naman, ang tingin ko, pag natanggap dito, milyonaryo na yung parang... Kala mo ganun agad? Tol, sagot sa kahirapan. Ganun yung level. PBB level, tol. Ganun. Hanggang sa lumabas si Tita Jillin after 2 hours. Okay. Imagine mo. Paglabas ni Tita Jillin after 2 hours, may rapper. Maganda ang pasok ng bagong taon sa'yo. Dahil pasok ka na sa ano group. You know. Napili ka. Mangyayang ako ko nun, tol. Ito na ba yun? Ito na yung tatapos sa kahirapan natin, ma. Di pala ganun kadali, tol. Di pala ganun. Umpisa pa lang pala yun ang story ako. Okay. Ayan. And then, naging part ka ng grupo. Naging part ako ng grupo.
So, makipagsabayan. Pare, hindi naman ako pogi doon. Mukha nga akong butiki noon, tol. Sdag mo. Payat-payat mo pa. Pare, wala nga akong abs. Hanggang sa, hindi talaga, hindi talaga umubra. Laging kulang. So, failure. Failure talaga. Failure. I mean, hindi pala failure kasi may natutunan. Mm-mm. Progress. Mm-mm. So, pero hindi siya pagiging successful agad. So, okay. Doon ko na natutunan. Nagkaroon ako ng maturity. Doon ko natutunan makisama. Hanggang sa connections. Ayan, doon na nagsimula. At, ito pa pala. Okay, okay. Pumasok ngayon yung pag-aartista ko, pare. Na-discover ako ni Binibining Joyce Bernal. Mm-hmm. Ni Direk Joyce. Dahil rapper ako. Yan na naman. Mm-hmm. Alam mo, laging nagsasalba ng buhay ko yung pagiging rapper ko. Kaya... mahal na mahal ko yung pagiging rapper ko. Okay. Audition ng para sa BFGF. Ano to, love team ng Kian Cipriano, Alex Gonzaga. Mm-hmm. Kasabayan ko magpakita dyan si Yasi Pressman, tsaka ako. Mm-hmm. So, pasok kong ganun. Nandun si Direk Joyce. Viva ka na neto? Viva artist ka na neto? Oo, pero hindi to project ng Viva. Okay. Ano to, TV5. Okay. Hindi pa sila partner that time yata. And wala naman ako alam sa business. Pero hindi pa. I'm sure. So, ngayon, si Direk Joyce, pa-audition, kailangan ng ka-love triangle kay Alex Gonzaga and Kian, pero gusto ko yung Jejemon. First acting role ng Jejemon, ako yun, tol. History yun. Isulat niya yan sa Guinness. Ang unang-unang gumanap na Jejemon. Ginanapan mo. Pare, ako yun. Ang nanay ko doon, Terry Honor. First acting na salang ko, pare, maganda yung role. Mm-hmm. Lead, pare. Lead. Sa TV5. First act. Ikaw yung Jejemon. Jejemon. Nakalove try. Kasi si Alex Gonzaga, Cebuana, nakatulong ni Kian. Si Kian, rich kid, musikero, ganon. Ikaw yung ako ngayon pang-partner yung, sa ano? Ako ngayon yung ka-textmate ni Alex Gonzaga na nagsisend ng may abs ako, pero butiki naman ni Jejemon. Okay. Mga poser. Poser na Jejemon. Oo. Hanggang sa na-inlove ako kay Alex. So, ganon. Hanggang sa dami ko natutunan dun sa acting na yun. Mm-hmm. Hanggang sa naging tropa ko rin si Direk Joyce. Kasi si Direk Joyce, pare, yung pagka-director niya, ano tol, tropahan tol. Ganon siyang yung art niya, ganon. Tsaka sobrang relax nun mag-direct. Mm-hmm. Walang pressure, kumbaga. Tol, sinabi sa akin ni Direk Joyce nun, minom kami nun, sabi niya, sa amin dalawa ni Kian. Alam to ni Kian, pare, alam niyo to, nasa Kalye 1 kami nito, sa Morato. Mm-hmm. Ikaw, Kian. Ikaw, Jackson, mga ano ko nun. Kayong dalawa, ang sure na sure akong, di pa ako nagkamali. Sure na sure akong may pupuntahan kayo dito sa industriya na to. Okay. Tol, bata pa ako nun. Validation kagad. Pinanghawakan ko yun. Hanggang sa pumalo, Kian talaga, sa pag-artista. Oh, kasi first acting, ano rin. Outside sa pagbabanda. Pagbabanda. Uh-oh. Ito ang first din. TV5. Parehas namin. Yeah. Parehas namin first ni Kian na acting to. Uh-oh. BFGF. BFGF, pare. First yun. Ako si Jackson that time. So, ayun, doon nag-start naman sa acting. Hanggang sa na-inlove ako, pare. Same ng pagiging in-love ko sa pagiging rapper at manunulat. Na-inlove ako sa passion ko sa acting. Baka kasi iniisip ng iba, yung pag-arte ko para magpa-showbiz, no? Mm-hmm. O maging showbiz itself. Hindi parang... pare, na-inlove ako sa art acting. Art siya. Art form siya. Inaral ko, alam mo, tuwing nood ko ng pelikula, yun na, tinitignan ko yung dynamics, yung mata, kung saan yung dinadaanan na emosyon, lahat, yung basa, ganun. Umabot ako sa mga ganung punto. Inaral ko talaga hanggang sa na-inlove ako kung paano gawin yun. Mm-hmm. Iba pang kwento yung pagiging director, no? Iba pa yun. Pero ang galing kasi, you were an artist. Hindi ka naman top billing nun kasi ano ka nga, para supporting actor ka eh. Supporting tol. Pero nakakasalamuha mo na outside of work yung mga Binibining Joyce Bernal. Talagang kumbaga sobrang, yung PR mo talaga kasi... sobrang saya nun. Para sa akin, lisensya yun. Lisensya ko yun. Direk Joyce, sobrang salamat dun sa pagtitiwala mo sa akin na naging drive ko rin yun talaga. Hindi pinangawakan ko yun yung sinabi mo. Yung tiwala mo sa akin. Balikan natin ulit yung kanina bago tayo mag-break. Yung sinabi kong pag merong isang tao o may mga taong naniwala sa'yo, pare, yun yung magiging tulay mo sa pagiging successful. Susi, no? Susi mo yun. Kasi kalimutan mo na, iwan mo yung mga hindi naniniwala. Focus ka sa goal. Okay. Okay. Nakakatawa pag sa'yo galing eh. Okay. And then, after that acting career, you had several acting projects pa. And then,
unti-unti, ano yung developments mo as a person na ito nga inaaral mo? Andito dito ka na sa nagtatry ka ng aralin yung production? Pare, parang maturity na yun eh. Mm-mm. Parang na, dahil nag-iiba na yung gusto mo. Nagiging katulad nga noon, nung nagsisimula ako, mm-hmm. nung time na gusto ko mag-flip top, yeah. gusto ko ng fame noon eh. Uh-oh. Yun talaga yung pinanggigigilan ko noon eh. Mm-hmm. Yung maturity nung naaabot mo na, mm-hmm. hindi siya dahil gusto mo ng mas mataas pa, tol. Iba talaga yung gusto mo pang mas magiging masaya ka. Hindi siya yung yeah. dahil nandun ka na, contentment ko no, ganyan-ganyan na pag mm-hmm. nandun ka na, gusto mo mas mataas pa. Hindi ako ganun tao, pare. Sabi ko nga eh, dami nag-o-offer sa amin malalaking pera eh, pare. Sa as in talaga, lalo yan si Balong, mm-hmm. ganun siyang, ganun yung pagkataon niyan eh, na nagkasundo kami, na kahit bulaging kami sa malaking pera, pag hindi trip ng pride namin parehas, mm-hmm. at hindi sumasang-ayon sa opinion namin, di talaga trip. Kung hindi aligned, hindi dun, aligned sa... dun sa plano. Kaya bilib din ako doon kay Balong. So ito na, maturity 'yon, hindi dahil gusto ko mas mataas pa yung gusto ko. Yeah. Iba na yung nagpapasaya sa akin. Okay. Parang may purpose ka nang hinahanap. Tol, ganun. Alam mo ba kung bakit ako bilib diyan kay Balong? Isang beses 'yan na dahil sikat na si Balong. Si pare, ito pala trivia, si Balong sumikat in 1 week. Yes. 9 years ako ha, nag-antay, Balong 1 week. Record breaking. Record 1 week pare. 1 week. 1 week. As in fame, 1 week. 1 week. 9 years ako nag-antay. Balong, 1 week. Tol, legit. I mean, siguro ano ha, siguro si Pio, may mga moments. Pero, I don't know if I'll use the right term, pero laging kulang. Oo nga. Ngayon kasi, tol, ano eh, talagang tagos eh. Alam mo, kung may portal, pinasok mo yung portal, ganun. Mismo. Diba? Kahit nanay ko nanonood eh. Alam mo, yung ganun, diba? Totoo ba? Ganun na talaga. Diba? Alam mo yun? Ang saya. Diba? Kasi syempre dito lang kami. Diyan lang yung kamuning. Nakikita niya yun eh. At saka, yun doon ako natutuwa. Alam mo, yan kami, minsan magmumol kami. Oo. Pare, yung mga medyo may edad talaga na hindi ko ine-expect. Kasi mga ako, titas, mga... Pare, hip-hop tayo. Mm. So mostly, yung fans natin, medyo bata. Bagets, kaya, yes. Bagets talaga yes. lahat. Mm-mm. Pero tol, ibang level yung medyo matatanda na talaga. Na nai-entertain mo, no? Driver, grab drivers, mga lahat ng klase ng riders at mga nasa bahay ng mga matatanda. So, alam nyo na kung saan ako pupunta. Ang bagong Willie Rebellion eh. Pwede, bakit hindi? Bakit hindi? Tol? Alam mo, yun yung nire-respect ko. Because me, halos same age lang tayo, na-appreciate ko yung entertainment eh. Pero yung matatanda, mahirap i-please yan eh. Kasi kung hindi sobrang drama yung trip niyan, mismo, sobrang fun. Sobrang fun. Yun. Ato. Yun yung tinumbok mo. Kaya nga lahat ng market tool, yun ganun, eh. Ganun. Kaya nga may sinabihan ako noon na kasi alam ko rin na iba yung market doon sa fanbase ng hip-hop. Iba rin dito sa ginagawa ko eh. Na parang alam kong marami din may mga, hindi naman lahat magugustuhan kay. Tama. Alam mo yung pakiramdam minsan na alam mong pinagsasalitaan ka na sa likod pero wala ka lang pakialam. Kasi pero ramdam mong may ganong aura. So parang sinabi ko naman na yan noon pa na huwag kayong mag-alala kung hindi nyo to trip. Hindi ko naman to talaga ginawa para sa inyo. Oo. Meron akong mga pinaglanaanan na ginawa ko. Kumbaga parang may mga linya, eto na lang ha, perfect example. May mga niya linyang doon sa serya na pag ako nagsabi, baduy talaga sobra. Pero pag si Balong yung nagsabi noon, sapul yun tol. Kasi may tamang market lahat kami. Tama. Ganun yun eh, na swak talaga. Swak, na parang pag ako yung nagsabi nun, na ako'y mambuburaot, pare, mukha akong kriminal talaga. Mukha akong mandarambong. Pero pag si Long, tatawanan mo talaga. Kaya ganun. Yung pamburaot niyang linya. And I appreciate also, kasi alam mo yung different market and audiences, at the same time, yung deliveries nyo, on point. So, gusto kong malaman kung paano ba nagsimula tong Tambay serye? Gandang kwento niyan. Yan. So after na to ng lahat ng sacrifices, lahat ng bro, lahat ng ginawa mo all throughout your career before this Tambay serye series on Facebook na pinapanood ng 10, 15, 20,000 people live every 7 p.m. on a daily basis. I need to ano that eh. Kailangan ko i-emphasize yun tol eh. Kasi maganda ko kwento ko dyan. Iba yun eh. Mismo. Okay. Paano nga ba nagsimula ang Tambay serye? Manggagaling mismo sa creative director, sa writer. Wiwi mo after this break. Iyon, wait lang. Wiwi lang si Pio. Sakto. Maraming beer. Sakto pala. Let's go.
Yo, cyberspace, makalipas ang 1 liter ng beer. Andito pa rin kayo. Shoutout sa lahat ng mga taga-tambay dyan, lahat ng team tambay, lahat ng tumatambay dito sa channel. Maraming salamat sa suporta nyo. Every Sunday kasi naka-premiere din to. Mismo. So, nasa live chat sila. At saka dahil sa kanila kung bakit tayo nandito. Exactly. Diba? Exactly. At saka, sobrang dami rin talagang nagre-request sa'yo dito. Salamat, guys. Hindi ko sila masagot kasi alam kong busy ka. Hindi, ako fan mo ko, tol. Nanonood kami. Ito, yan, sila John. Ako pa rin nanonood ako. Sa ang favorite ko nga yung episode nung kay Wayan. Madami pa namang iba pa na solid din. Talagang ako fan. Nanonood ako. Salamat sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, nako. Hindi na sa YouTube eh. Sa Facebook ko na natutunghayan. Nire-share ka ng iba eh. Oo. Nakikita ko nire-share. And shoutouts din sa mga taong nag-share ng mga valuable parts. Yeah. Ng ginagawa ko. Oo, napapanood namin, men. Sobrang solid. Anyways. Eto na. Doon na tayo. Yes, sir. Paano nagsimula o paano sinimula ni Pio Balbuena aka Robert ang Tambay serye? Eto na. Ngayon, dahil nagre-real talk rap ako, pare. Mm-hmm. Ang hirap eh kasi ako gagawa ng beat. Exactly. Susulatan ko. Mm-hmm. Concept muna. Concept, gawa ng beat, susulatan mo. Siyempre, ikaw rin magpo-produce ng music. Ako rin, lahat 'yon. Mixing pa, tapos linggo-linggo kong gagawin 'yon, ha. Tapos kung gawin 'yon, kakabisaduhin ko 'yon para mag-shoot ng music video. Katulad nitong nung 44 bars ko. Mm-hmm. So, nakakalabas lang. Sinulat ko 'yon ng 2 araw pero hindi buong oras. Mm-hmm. Kasi hinahanapan ko rin ng butas ng oras eh. Mm-hmm. So, pero that time nung nag-start ako sa hip hop na solo ko, doon lang ako naka-focus. Mm-hmm. Sa pagrarap ko, sa pagsusulat. Yun yung once a week music video ko. Ito yung era ng I Love You, Judgmental, mm-hmm. Lakong Pera. Mm-hmm. Yun. So, doon lang ako naka-focus, no? So, ang hirap kasi, gagawa ka ng concept, gawa ka ng beat, sulatan mo, record mo, mimix ko pa, kabisaduhin ko para mag-shoot ng video. Tapos may deadline kasi once a week, eh. Top. Lahat 'yon magagawa mo ng 1 linggo, ha. Oo, gagawin mo 1 linggo tapos next week iba na naman. Iba na naman yung isusulat mo, iba na naman kakabisaduhin. For 6 consecutive weeks, ginawa ko 'yon. Oo. Ginawa ko 'yon. Napagod ako, tol. Naka-burnout? Napagod ako. Tapos ang nangyari naman, sabi ko, okay, wala na akong kwarto para dito, napapagod na ako. Tapos ang papangit na ng video ko kasi what do you mean na walang kwarto? Wala na akong kwarto para gawin 'to kasi tol, sobrang ang dami na ng magagandang quality, tol. So naano ako eh, hindi ako na challenge eh. Parang wala ka na space. Wala na. Okay, gets. Walang pupuntahan 'to kahit sobrang pinaghirapan ko yung para nakita mo na yung dulo. Kita ko na. Parang hanggang doon lang. Oo. So sabi ko, may ginto akong nakikita doon sa pagconceptualize ko eh ng storyline. Parang sa part ng pagbuo mo ng real talk rap, meron kang... May ginto doon, tol. May isang proseso doon na gusto mong ituloy-tuloy. Eksakto. Wow. So ngayon, nabibitin ako sa pagsusulat tapos nahihirapan ako. Okay. So since freestyler ako, bakit hindi ko to gawin ng monologue? May storyline, may kwento, freestyle kung gagawin, ako magsushoot, ako mag-e-edit, pero wala akong kailangang kabisaduhin. Gets. So, less yung pressure tsaka stress. Yes. Kasi kumbaga parang... Hindi ako gagawa ng beat. Mm-hmm. Hindi ako magmimix. Hindi ako magre-record. Mm-hmm. Hindi ako magkakabisado. Mm-hmm. Pero may storyline. Same thing ng ginagawa ko sa real talk. Pero parang 50% of it natanggal. Natanggal lahat. Oo, natanggal. As in basic kasi sanay na ako sa prod. Oh. Tsaka sanay ka mag-freestyle. Sanay pa ako mag-freestyle. Oh. So ginawa ko yung monologue. Nag-start sa mapanghusga. Ang dami kong tato. Doon nabuo si Robert Masigasig. Okay. Na ang dami kong tato. Mag-a-apply lang naman ako ng trabaho, ha. Pero hindi ako makuha. So alam na ng iba yon. Kasi yun. Doon nag-start si Robert Masigasig. Anong around what time to? Wala pang 1 taon, tol. During pandemic na to? During pandemic. Wala pang 1 taon. Lockdown kaya na to? Sobrang saya ko, men. Sa inyong lahat. Wala pa kaming 1 taon. Sobrang grabe yung pagmamahal nyo. 360, no? Tol, binago yung life mo, grabe. No? Grabe. Kasi, okay. Tol, yun nga yung sinasabi ko sa'yo. Doon sa real talk na rap, may ginto doon eh. Uh-oh. Hindi lang lumulusot doon sa pagra-rap ko. Siguro, saan kaya may problema? Part ng process. Oh, siguro, saan ba may problema? Jack of all trades ba ako? Baka master of none? Uh-oh. Hindi maganda yung mix ko, which is I agree naman. Mm-hmm. Hindi naman talaga maganda yung mix ko. Hindi ka naman engineer trained? Mismo, hindi rin naman maganda yung beat ko. Pero shit, kaya teka lang, naalala ko nung humiram ka ng speaker sa kaibigan natin. Si LA. Oo, oh, diba? Wala, kasi wala, wala kang monitor speakers. Tol, okay, gets. Wala. Ito yung mga panahon na yun. Yun, tol. Okay, gets. Walang gets. Walang-wala talaga. Oo, naalala ko na. Recently lang yan. Oo, oh, ito lang ha. Oo. Recently. So, yun. Mm-hmm.
ginawa ko yung monologue. Putang dami kong kwarto. Ang dami mong nasasabi. Ang dami mong pintong kasi, papasukin. Kasi tol, walang rhyme eh. Walang rhyme. Wala akong kakabisaduhin, basta may storyline. Tapos nasa notes ko lang. Yung shoot, ganun din, parang music video lang. Tol, papakita ko sa iyo kung gaano karami yan yung nag-start ha. Yung hanggang ngayon, tuloy-tuloy na storyline. Okay. Ayan o, ninonote mo lang? Ninonotes ko lang yan. Ganyan ha, makikita nyo yan. Okay, andito yung focus. Tol, sunod-sunod yan, ganyan na karami mula nung start. Puro concepts yan, hindi yan script ha. Concepts. Okay. So, if you freestyle mo yung script? Yung storyline, yung concept. Alimbawa, for example, okay, ang concept natin ngayon is tungkol sa hipokritong hip-hop. Okay. Oh, so, hindi ako magra-rap dun. Mm-hmm. Eh, puro lang naman kayo ganyan eh. Pag magsasalita ako, magra-rant. Magra-rant ako, ganun. So, ganun. Eh di, eto na. Pare, ganyan na yung kadami. Concepts yan ha, hindi yan script. Tuloy-tuloy yan from day one. From day one yan, hanggang ngayon. Yung pumasok sila tubo, na andyan, yung storyline ng kilahipon. Kasi ganun ako mag-drop eh. Ganyan. Pare, concepts yan, hindi yan script. Hindi yan line. Alam mo, balang araw, sobrang mahal na yan. Sobrang dami nito, pare. Naka-cloud yan ha, baka naman... Naka-cloud. Kala ko baka ma-delete yan eh. Naka-cloud. Naka-mirror yan sa Macmo sa bahay ha. Yes, okay, yes, good. Yes. So sabi ko, okay. Yun nga yung sa freestyle, yung sa pagra-rap ko na once a week. Nagawa naman namin pare, ito nga birthday ng asawa ko. Mm-hmm. Nasa Pangasinan kami. Nagre-record ako, paalis pa lang kami para mag-birthday sa Pangasinan. Nagre-record pa lang. Nagsusulat pa lang ako ng second verse nung wala kang alam. Mm-hmm. Yung napakarami bad trip pero di ko naman. So yun, sinusulat ko pa lang yung second verse tas tol na alam mo yung pressure ako kasi gusto ko may mapatunayan nga sa mama ko pati sa asawa ko. Mm-hmm. Tapos nagusto kong worth it ako, deserve mo ako. Tama ba? I'm trying to prove something. Hindi sa inyo ha, hindi sa inyong mga tao tol. I mean sa taong naniwala sa iyo. Yeah. Kasi ayoko sayangin eh. Pare, ayoko maging failure sa kanila. Yun yung naging drive mo mismo. Mm-hmm. Nagre-record, nagsusulat ka, papunta kayo sa birthday. Para sa birthday na mag-i-enjoy dapat, bonding kasi ako makulit ako eh, gusto kong magpasaya lagi. Mm-mm. So hindi ko magawa kasi nagkakabisado ako tol. Mm-mm. Kasi ayoko masayang yung location. Para makapag-shoot nga. Para sakto yung lip sync kasi nga naman wala kang maraming time para mag-shoot. Wala kang mautusan para sundan lahat ng ginagawa. Yes, understood. So dahil mm-hmm. wala na tong rhyme scheme. Okay. Pwede ko tong gawin ng malaya. Mm-hmm. Pare, ang dami kong pwedeng magawa dito. Dami mong window. Araw-araw kung ginawa ngayon yung serye. Mm-hmm. Nag-start sa mapanghusga sa tato, nasundan yun ng pay shield. Wait lang. Once a week yung Real Talk Rap. Music videos? Music video na once yun, a week yun. Once a week yun. For 6 weeks. 6 weeks. Then, sinubukan mo to. Simula sa mapanghusga. Huwag kang mapanghusga. Then, everyday mo na siya tinira. And then? After that, pare. Okay. Pumalo. Mm-mm. Pasok agad, una pa lang. Pero kasi ako, bago niyo ako husgahan, nahusgahan ko na yung sarili ko eh. Uh-oh. Naumay ako sa sarili ko, tol. Uh-oh. Nakakailang episodes pa lang ako. Eight Mm-mm. episodes ng monologue. Kaya nga hindi ako nag-podcast mag-isa. Exactly, kasi tol, diba? Umay yan, tol. Pare, umay. Umay yan. Yeah. So, pare, kaya ba ng Itbulaga ng siya lang? Kaya nga, bilib ako kay Willie. Oo, then. Pero kaya hindi, kasi may ano ka, girls pala. May so may mga co-host, may mga co-host every now and then. Every now and then. So, pero gets mo, parang ganun yun eh. So sabi ko, umay ito tol. Mm-mm. Umay. Kailangan ko ng character na isa. Nakailang episode yun? Seven. Yung eighth episode, if I'm not mistaken, kasi ano na kami, 370. Okay. So ngayon, yung sinabi ko, mauumay sa akin, kailangan may tawid to, magkakaroon ako ng tropa, mga tambay. Okay. So nabanggit ko yung sa monologue ko, nabanggit ko yung character ni Balong. Wala pang si Balong. Ha? Wala pa si Buddy that time. Pero may name na. Meron ng Balong. Mm. Ngayon, ang papupuntahan ni Robert Masigasig dahil wala siyang trabaho, nag-networking siya, wala siyang pera, magiging tambay talaga siya. Mm. Palamunin, manginginom, makakabuntis. Ganun. Eh, buntis din yung asawa ko that time. Exactly. So, nakabuntis si Robert, wala nang ang pera. Alam mo yun yung sinasabihan kang, wala ka nang ang trabaho, wala ka nang ang pera, nakabuntis ka pa. So, ganun. Kaya siya Robert Masigasig. Pero matalino siya, ha? Marunong, alam mo yun. So, ganun. Hanggang sa,
kailangan talaga. Ang galing din ng character building eh. Character building, doon ako nag-focus. Hindi sa script. Hindi sa script writing, hindi. Kasi parang yun na yung brand eh. Oo, hindi ako sa script writing nag-focus. Hindi. So, yun, nabanggit ko yung balong, nasiraan ako ng kotse, pare. Nissan patrol ko. Yung patrol ko the time na pan-trailer. Oo. Ngayon, ire-reker yun, no? Papuntang Taguig. Pare, nasa 6,000 yung towing. Pwera pa yung labor. Wala nga akong pera. Ang negosyo ko, ito. Ito nagtawid sa buhay ko. Isig. No? So, yan ang negosyo ko sa QC. Reseller ka niyan eh. Reseller ako niyan. So, kumikita naman, pantawid, no? Pangbayad namin sa upa sa kondo. Getting by. Pang araw-araw, mga bill. Ayan. Ngayon, nasiraan ako ng auto. Hindi ko kaya yung presyo. Kasi dadali nyo pa sa Taguig, labor pa. Hanap ako dun sa area. Nang mura. Alam mo yung Kamuning? Siyempre. Saan mo nakita si Balong? Yan yung talyer ni Balong. Tabi-tabi yung aircon. Tabi-tabi aircon, radiator, lahat dun. Dun nakatira si Balong. Sa talyer na yun, malapit sa akin yun. Nakita ko yung lugar na yun. Okay. So to cut the story short, di ko wait lang, sa dinami-dami ng pagawaan doon, yun yung pupuntahan pare, mo. Pare, universe yun. Oo, universe sabihin, ang gumalaw noon. Mismo. Hindi mo siya kilala at all. Hindi. Okay. Hindi. Eto, natawa ko. Sabi ni Balong noon. Ayun ba, papaanda rin ko yan. May sandaan ka. Ayos, buraot. From 6,000 so, to 100 real quick. Oo, ganun. May sandaan ka. Tapos di mo naman kilala. Uh-oh. Tapos payat, ganun yung itsura. Pumasok sa utak ko. Not being judgmental, ha? Hindi. Uh-oh. Kasi naano nga ako eh. Teka lang, sandaan. Sandaan lang naman yun. Eh. Ito yung mas malupit, yung pangalawang tanong eh. So yung unang tanong, may sandaan ka. Ba okay ah? Ito yung gusto ko ha, yung buraot. Na character nga dun. Oo, kasi nga merong, tapos, on the side of your mind. Tapos yung mukha ni Balong, maraming kamukha. Uh-oh. Yun yung nagdala din dun. Yung mukha ni Balong. Relatable. Universal. Sa bawat barangay may ganun. Universal. Yeah. Bawat barangay may ganun. Universal yan, pare. Kumbaga lahat ng tao may Tito Boy tsaka Tita Baby. Mismo. Lahat may Balong. Mismo. Okay, gets. Ganun din yung mukha. Eto na. Yung pangalawang tanong niya. Sabi ko, may sandaan ka? Meron. May motor ka? Mukha na po ng motor, kakaroon na po yung motor. Ipapagawa nga ako ng kotse. Sabi ko, meron. Yung C70 nga na ano ko, chopper na regalo ko na rin sa kanya. Meron. Amin na. Ganun. Amin na. Di mapaandar. Mapaanda rin yan. Amin na. Malis. Mm-hmm. Balik kaya yun? Bumalik naman after 15 minutes. Pagbalik, may dalang gasolina, pare. Inalis yung turbo nung pare, wala makapagpaandar. Yung tagal na, ilan na yung ticket? Ire-reker na nga eh. Ilan na yung ticket, tol? Boom! Usan ng gasolina, napaandar ni Balong, pare. Yung kotse mo. Si Buddy, napaandar ni Buddy yun. Alam niya kagad yung sira at saka kung paano niya ikukumpunihin, no? Oh, ngayon, nandun na ngayon yung kotse sa talyer. May tambayan ngayon dun sa area niya. Mm-hmm. Eh, nagsushoot na ako ng monologue eh. Oo. Tapos may hinahanap akong karakter na Balong. Tama. Lika, sasama kita sa ano ko ha, serye ko. Hindi kanya kilala at all? Hindi. Hindi naman siya internet person eh, no? Hindi kami isa, wala pa kaming isang taon magkakilala. Hindi siya internet person, wala. Universe, no? Tol, actually, sorry Long, pero hindi dapat sa akin manggaling to. Pero fucked up, parehas kaming fucked up yung buhay. That time. Yung tinakwil ka, ginawa kang basahan ng mundo, tol. Ng mundo, ako, ginawa. Hindi mo alam sa kapapunta, eh, no? Ito yung mga panahon na... Masaya lang kami ng kung ano lang, pero basahan yung tingin sa amin ng mundo. Ganun kami. Okay. Noon. Well, dinamay ko na rin yung sarili ko, pero mas lalo pa siguro, di ba? Gets mo? So, sabi ko, hindi, Long, merong something sa'yo. Eh, hindi ako marunong marte, bro. Bro. Bro, ha? Social yun. Pare, iba rin ang mga ginagawa ni Balong. Oh, naman. Range Rover. Siyempre, scout area eh. Napagaling yan. Oo. Ito na. Di, wala ka lang sasabihin dito. Ako yung magsasalita. Sige. Magcha-chani lang ako rito. Tapos yung wawa yun. Yun yung first episode. Balikan nyo kung saan unang-unan lumabas si Balong. Oo. This is the 8th day. 8th. Kung hindi ka nagkakamali, 8th. Sure. Okay. Sure. 1M views. Normalan. Oo. Hindi pa putok. Oo. 9th episode, nandun ulit siya. Normalan. Pinaglinya ko na si Balong. Oo. Nagto 2M. Mm-hmm. Pinaglinya ko ulit si Balong. Nag 5M. Sinunod-sunod ko si Balong. Everyday to ha? Everyday. Sinunod-sunod ko siya in 1 week. Pagpunta ko doon para kunin yung kotse kasi kukunin ko na ibibenta ko na. Mm-mm. Benta ko na lang kasi sakit sa ulo. May bayar na. Oh, sirain eh.
Pagbalik ko, lumabas si Balong ng talir. Alam mo, sabi sa akin, bro, alam ba itong ginawa mo sa akin? Body pa nga lang ko, ba't maya't maya, kada labas ko, balong ng balong lahat. may ano na, alam may mo, fame sabi, na. Bro, alam mo, sabi ko sa kanya, gantong-ganto yung mukha ko. Totoo ba yan? Kasi ako tuloy, hindi ako palalabas ng bahay, babe, di ba? After ng shoot, uwi ka na. Uwi edit ako, ka na eh. Ganun, hindi ko ramdam. Mm. So, hindi ko ramdam na pumuputok na. Hindi, tsaka, nakikita ko lang sa views. Pandemic eh. Pandemic, nakikita ko lang sa views. Oo. Malay mo ba kung lahat taga Mindanao, di ba? Oo, pero hindi ako tambay na, ano na, graduate na dun eh. Oo. So, kasi buntis nga rin kasi naman to. Oo, tama. Nung sinabi niya sa akin yun, sabi ko, totoo ba? Wow. Talagang bro, you have no idea at all. Siya nagkukwento. Oo bro, kada labas ko maya balong pati yung mga grab dito na tumatambay sa tambayan. Bro, umuubo na raw doon yung mga driver. Totoo ba yan? O sige, shoot pa tayo. Pinagwaway ko na. Binild mo na yung character. Oo, pasabura out ka lang. Sabi ko sa'yo, may pupuntahan to. Yung parang ulol na ulol na ngayon sa craft to. Sobrang biglang. Kasi put, may nangyayari. So, nung ginagawa mo siya, di ba, maraming kwarto. Kasi tol, selfless. Hindi lang ako yung pumuputok. Ito na yun. So effective to. Yung karakter. Tsaka nga nababoring nga mag-isa eh. Oo. Yung parang perampera ka na. Ganun eh. Walang craft, pare. Oo. So ito na. Pare, nandun si Balong. Sabi ni Balong. Oh bro, pare, totoo nga. 1 week. Break that. 1 week. Sumikat, pare, si Balong. Sabi ko nga ako, 9 years to 10 years. Oo. Going 10 years. Pare, balong 1 week. Balong in 7 days, no? So, yung normal mong 1 million in the first week. Pare, normalan yan sa amin ngayon eh. O, pang 8, 9, 10, biglang nag 2, 3, 5 million. Oo, nagsiseven. Pagpasok ng karakter niya. Nagsiseven na kami. Mm-mm. Pare, tapos. Maakit na yung likes ng page mo. Pinasok ko ngayon tong Ira. Oo. Sawa ko. Mm-mm. Bam! Na, oh ito, ganito yung story. Kasi nga nakabuntis nga naman kasi si ano. Pinasok ko ngayon sa storyline na, putek, ikaw ngayon yung nagpapahamak sa akin. Sinisiraan mo. Nagkaroon ng kontrabida ngayon sa story. Na, pero best friend. Very ano eh, very relatable din siya nowadays eh, mga peking kaibigan, di ba? Pero kayo, body talaga. Pero hindi siya peke eh. Alam mo yung nang-aasar lang talaga. Yun nga, may mga nakaka-relate din somehow eh. Alam mo yung parang yung may tropa ka na, okay, basic siya parang, oh, di ba, yan ba yung asawa mo, si Colleen? Di ba, si Grace yun? Uy! Yung basic. May kulay pala buhok niya. Pero ito, mas pinahaba mo na, Ira, alam mo si Robert? gets. Ganon, hindi siya peke eh. Yung mapapadrip ka lang, ano ba pinagsasabi mo? Ganon yung nangyari. Tapos ang nakakatawa, naniniwala talaga yung asawa ko. So yung nakakabadrip, naniniwala talaga. Ganon, so natuwa yung mga tao. Nag-hire pa ng ano, no, ng lalandi sa'yo, di ba? Ganong level na, men. At ayan, tol, hindi pro yan, mahihain yan eh. So hanggang sa, kahit si Balong, sobrang mahihain. Oo nga eh. Tol, talagang work lang siya eh, di ba? After 6 episodes niya, grabe yung improvement. Mm. Boom, yung energy. Oo. Tol, nagtuloy-tuloy na talaga. Pero, sa mga hindi nakakaalam, or late na lang na discover. Syempre not everyone has the Actually lahat ng kinuwento ko sa iyo ngayon dito sa show mo, walang masyado nakakaalam ng mga 'yon. Well, basic alam nila yung mekaniko kasi siya, pero yung buong storya, no? Kung paano mo nakalala? Oo, pang-tropang kwento. Dogbrok TV exclusive. Dito lang, mamatay first time. Let's go. First time. Pero okay. I really find so much value diyan sa ano tol eh, sa ginagawa mo. And sabi ko nga even my mom is watching it. Pero, gusto ko lang din, tol, ano, no, i-decode ng konti. Kasi kanina, nung first part ng podcast episode natin, sinabihan natin yung mga tao na magsimula ka. Kung kaya mo magsimula, huwag mo antayin yung magandang gamit. Ngayon, na normal sa'yo, 2, 3, 4 million every day. And meron niyang 15, 20,000 na nag-aabang every premiere pagsapit ng alas 7 ng gabi, araw-araw. Paano nagsimula yung production na yun? Anong meron ka? Ano yun, tol? Mas naniniwala ako sa ano, hindi talent. Kasi si Bambam, yung shooter ko, actually PA ko yun. Mm-hmm. Dati kong taga-deliver yun. Pare, dahil dito sa business ko na to, sa ISIG, pare nakabili yun ng NMAX. Okay. Nakabili ng motor. Sa hassle niya? Sa hassle niya. Tapos delivery. Mm-hmm. Proud ako. Hanggang sa, dahil
loyal yun eh. Pinaghahawa ko ng 50, 100, bumabalik. Mm-mm. Pero kakakilala ko lang ha. Mm-mm. Na nakakatuwa dahil kahit doon pala sa galing, kakakilala mo lang. Universe yung nagbigay, no? Sobra. Doon pala sa kakakilala mo lang na tao, pwede mo palang pagkatiwalaan as magiging loyal sa'yo. Never nagkaroon ng failure sa akin yung tao na yun eh. Mag-iisang taon na. As in, wala. Yung mga minor lang, yung katangahan, normal naman yun. Kahit ako rin, tanga rin ako eh. Mga ganun lang, pero yung loyalty, best. Hindi mo mababasag, kumbaga. At saka, so, eto nga, hindi naman siya cameraman. Okay. Ikaw nga siya, nagdi-deliver siya. Sabi ko, hindi, ikaw magdi-DOP nito. Ikaw ang magiging camera sa, ikaw ang nasa likod ng tambay serye. Naisip mo na yung mga kailangan mong ano, part tinuro ng team. Sa kanya, tinuro ko sa kanya lahat. Mm-hmm. O, ganito yung frame rates, ganito yung gagawin mo, ganito lang yung shooting, monitor mo yung audio. Which is for the last 9 years, yun yung inaaral mo. Oo. Na tinuro ko sa kanya, natutunan niya ng mabilis din. Oo. Sinira ko sa kanya. Hanggang ngayon, siya yung nagsushoot. Hanggang ngayon siya. Wow. Hanggang ngayon, yun, si Bam Bam. So, sa si Kuya Kev? Oo. Ng flip top? Oo, ganun, ganun. pero walang alam, scratch. Tapos hanggang ngayon siya. So, doon ako eh, sabi ko nga sa inyo, magsimula kayo, hindi nyo kailangan ng professional gamit at professional na tao. Saan mo sinimulan ng tambay serye? Sa? Yung monolog? Sa bahay, sa condo. No? Sa anong timog? Gamit? Cellphone, tol. Cellphone lang? Cellphone lang. iPhone X yata yun. iPhone lang. iPhone tool. Parang literal na airdrop tas edit. Oh, ganun. Cellphone, pare. Wow. Cellphone lang. So, ngayon, nung si Bambam na yung natututo ngayon, lumulupit-lupit na rin. Uh-huh. Pero pag sa mga special project, yan na, sila Jonas, sila Ruby, mm-hmm. yun. Kailangan na ng ano, kailangan na ng... Ng pro talaga, mga music aral. Videos. Uh-huh. So, kailangan na ng aral. Hindi ko na pinapahawak sa kanya yun. And gets niya yun. Alam niya. Oo, gets niya yun. Alam niya yun. Ayaw niya rin. Kasi takot din siyang masabihan ko. Hindi, kasi laging siguro kung meron akong ano, kung meron akong isang elemento na sasabihin kay Pio is tung about sa kanya is yung attention niya sa detalye ng ginagawa niya. Sobra tol. Doon siya sa kahit pag magpe-perform niya, alam niya pag nag-perform siya, alam niya yung sukat ng stage niya. Mismo. Tatanungin niya ako. May dynamics. Tatanungin niya ako, "Kap, hanggang doon pwede ako doon?" Mismo. Doon mo malalaman na mahal niya yung ginagawa niya eh, sa isang tao. Saan ako dadaan? Sa likod ba? Sa gilid ba? Saan yung hagdan yan? Ganun siya. Pag magkatrabaho kami, ganun siya. So, gets ko. Nakatrabaho ko kasi si Dogman. Ito, nire-respeto ko to sa mundo ng kung ano nga yung kap, ngayon lang kasi ako lumabas eh. Ngayon lang ako lumabas sa internet eh. At sobrang saya ko kasi para ka dito, tol. Di ba sinabi ko nga kanina kasi ito, mahal to ng lakat eh sa eksena kung ano yung ambag mo para yeah, pang klase. Si Nick din eh. Alam mo, si Nick, ano yan? Love yun. Midas Touch nga tawag ko yan eh. Totoo naman yung Midas Records niya. Pare, iba rin yun. Pero yung sayo, ikaw yung para dito din. Salamat. Sa podcast, man. Kaya salamat. Sobrang saya ko. At yun nga, hindi ako, well, basta, yun, ikaw ang unang-una ko talagang sasalangan talaga na questionan. Sobrang grateful ko din dahil sa trust mo na i-share yung story totoo dito. Yan. Wala akong kinukwentuhan na pang-ere. Kasi para saan? Para hindi naman ako mapalaflex. Sobrang totoo ko lang, pare. Yeah, kasi eh, ano bang gagawin ko? Ba't pag nagsinungaling ba ako sa inyo, pinaikay ko yung sarili ko, magkaka-1 million ako? Hindi rin naman eh. Edi gagawin ko na lang yung trip ko. Tama. Gawin nyo yung trip nyo. Pero na lang kung bibigyan nyo ako 1 million, pikein ko. Ay, sorry talaga guys ha. 1 million pesos yon pero pikein ko muna. Mabilis lang to. Balik din ako agad sa pagiging totoo. Pero pera yun. Tol, totoo yan. Pwede, sa akin 200,000 lang. DM nyo ako. Sorry guys, 1M. Pikein ko sarili ko. Pengeng 1M muna. Okay, going back up. Ay, yun nga. Sinabi ko lang din na hindi, kasi si Bambam at least gets niya. Gets niya. Na yun yung direction ng team. Sabi ko nga Pops ganito yan eh. Aanhin mo yung magaling. Mm-hmm. Pero hindi ka papakinggan kasi mas magaling pa siya sa iyo. Susundin niya 'yung sarili niya kasi magaling kasi daw siya. Magaling siya eh. Mm-hmm. Di kayo magkakasundo noon. Mm-hmm. Doon pa lang may problema na kayo. Hindi kayo magiging masaya. Mm-hmm. So mas gusto ko na 'yung papakinggan ako sa simula pa lang. Mm-hmm. At hanggang dulo, papakinggan ako nun. Kasi wala ka naman intention na masama. Ay. Para sa kanya. Oh, pero dahil kumuha ka ng magaling na, aaway kayo niyan. Hindi, di dapat ganyan yung ano niyan. Kasi ito ang rule eh. May rule book, no? Oh. By the book na, bumabay the book. Kasi dapat ang ilaw niyan ganito. Uh-oh. At saka yung frame rate natin, di uubra yan. Uh-oh. At saka yung audio mo, mali, nagpipick na. Eh kami, wala kaming pakialam kahit sumasabog audio namin eh. Oo. Diba? Yun yung emosyon eh. Wala kaming pakialam.
natural nga kasi. Oh, yeah. Sabi ko nga eh, o sige kayo yung mga aral, pero numbers don't lie. Flex mo yun. Oo, din. Flex mo yun. Oo, din. Diba? Parang wala kaming pakialam lang. Siguro mas trip nun mga tao talaga yung kung ano lang yung totoo. Yung raw. Oh, yung raw. Mas trip nila yun. Kaya na-enjoy din nila. Well, grateful ako dahil sa inyo kasi sabi, alam mo si Balong pare, pag may nakakilala sa kanya, binababaan niya ng bintana. Tapos kahit ano, nasa gitna ng kalsada, bababa ng kotse yun. Mm-hmm. Pagbaba niya ng kotse, magpipicture. Sabi ko, Long, tara na, tignan mo, nakagitna tayo. Hindi, dahil sa kanila to eh. Ganon si Balong, men. Sobrang bait na tao niyan. Kaya ako, sasalo ko ng bala dyan. Sobrang bait nun, pare. Ako ah, dahil pagod na, hindi, at saka dahil hindi naman siguro kailangan na... Tsaka sa gitna mo. Naman ng kalsada, ay, naman. Balong ingat din, pag nabangga, lugi si tayo dun sa LTO. Tol, alam ko, marami naka-experience yan, mag-comment kayo, real talk yan, bababa ng gitna ng kalsada yan, bababa ng kotse yan. Tol, mabigay niya lang yung gusto ng mga pinagkakautangan niya ng loob na kung bakit siya nandun. Ganon, tol, ganon siya. Yun yung gratefulness eh. Ganon siya, tol. At bukod sa ganon siya, for sure, ano rin eh, for sure, nakita niya rin yung impact ng ginagawa niyo. Sobra tol. Pero yung angas, normal yun eh. May angas ako, may angas siya, may angas. Lahat ng tao may angas eh. Kaya nga sabi ko, kaya ko pandalin yun eh, yung angas eh. Pero ang hindi ko lang kaya, yung hindi ko talaga kaya ang katrabaho. Kupal. Yung kupal. Yan lang. So, okay. Yung maangas, kaya kong dalin yung habang buhay. Diba? Kasi, ano, angas lang yan eh. May angas din ako eh. Oh, tayo, baka pag nilabas ko yung angas ko, baka mawala yung angas mo. Pwede. Kasi angas eh, di ba? Or, meron sa eksena, kwentuhan ng tropa, may mas maangas na sa'yo, ramdam mong hindi mo na kaya makipag-angasan dahil mas maangas na talaga siya. Talo ka na eh. Huwag ka na mag-angas. Oo. Okay, ganda na yun. Nakapag-angas ka na kanina eh. Nakapag-angas ka na kanina eh. Tapos ito, mas maangas ngayon. Tapos totoong maangas talaga siya. Oo. Huwag na, tol. Sa'yo na yung angas. Kasi, kasi alam ko namang matatalo ko pag nag-angas ako eh. What is up, Cyberspace? This is Dog Brock. Welcome back to Dog Brock TV at maraming salamat sa panonood nyo ng episode na to. Sana marami kayo napulot na aral at values gaya ko nung sinot ko yung episode. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na dito sa Dog Brock TV para sa mas marami pang content. I-hit nyo yung notification bell para ma-notify kayo kapag may palabas na video. At i-comment nyo sa baba kung sino gusto nyo i-interviewin o kausapin o makakwentuhan natin sa susunod. Huwag niyong kalimutan, i-follow ako sa Twitter, TikTok, at Instagram at dogbrock_. Join na rin kayo ng Facebook group natin, Dog Brock TV Community. Nasa Facebook tayo, Dog Brock TV. Kita kita sa susunod na episode ha. Pero bago ang lahat, tandaan nyo, mapapakinggan nyo to sa Spotify, Anchor FM, at sa lahat ng podcast streaming platforms worldwide. Balik na tayo sa episode. Makinig mabuti. Pero yeah, actually, ano eh, kumbaga yun nga, sinasabi ko lang din. Oh. Not just ano, for sure kasi, Pio, people who's watching you in Tambay Serie will also watch this story, no? Exactly. Ganun kasi ang hip-hop. Naiintindihan nila, kaya natutuwa rin ako kasi naiintindihan din nila. Oo. Para sa mga nakagets. Dahil dito. Yun, hip-hopan lang. Kumbaga, hip-hopan lang. Not every diss track is just, you know, just being mean to somebody else. Kaya nga, tol, ang tawag ko dito, mundo ng paangasan eh. Alam mo, si Kian Cipriano, sinabi sa akin yan, tol, rapper ka eh. Alam, maangas ka. Mm-hmm. Sabi ko nga eh, si Sir Aris, fan niya ako, diba? Oo. Wala nang yatang ibang taong nakatawid. Si Glock 9 lang. Oo. Di umiinom. Walang bisyo. Mm-hmm. Pinaka-humble na rapper. Mm-hmm. Pero pinaka-lyricist din. Tas sobrang sistemado niya magtrabaho, man. Sobrang professional. Yeah! Yeah, sa lahat ng nakita ko naka-line up siya, tol, lahat ng soundcheck nakita ko siya. Grabe yun, tol. Tsaka galit sa late yun. Oh, hindi ka pwede mal-late. Kasi hindi siya nal-late. Galit sa late yun. Pero yun nga eh, yun yung sinundan ko. Well, hindi ako magpapatato. Fan ako ni Glock eh. Uh-oh. Wala akong tattoo nun. Oo. Kasama ko yan, sila Gio, hindi, actually, sila, diba, Gio, sila Kier. Audition piece mo nga, diba? Noon. Hindi ako magpapatato. Glock 9 tayo, tol. Mm-mm. Hanggang sa, alam mo, may isa akong na-realize sa mundo ng hip-hop na kapag meron ka palang gano'n na sobrang sinusundan, hindi mo makahanap yung sarili mo. Oo. Which is, nung dinitawan ko yung gano'n, talagang saludo ko kay Sir Aris kasi siya lang talaga yun. Alam mo kung bakit siya nagtagumpay? Kasi siya talaga yun, tol. Oo. Kasi tunay niya yun eh. Yeah. Tunay na wala. Hinubad niya nga yung maskara eh. Nilabas niya yung sarili niya, tol, diba? Tol, hindi siya showbiz eh. Diba sa showbiz, maraming umiinom. Mm-hmm. Ayaw pakita. Maraming naninigarilyo dyan, ayaw pakita. Yeah. Maraming nagchochongke dyan, ayaw pakita.
Wala naman yata nagpapakita ng medyo chonky sa showbiz. Ay, hindi, tol. May... Sa showbiz pala wala. Sa hip-hop sobrang lang. Sobrang totoo. Sa hip-hop lang pala. Pero si Glock, di ba? Yeah. Di ba, ikinakul pag sa hip-hop ka? That's why I respect him a lot also. Sobra, tol. Kaya sabi ko noon, wala. Kaya bilib ako kasi siya talaga yun. Mm-mm. Yun yung nakita ko ngayon kaya siya naging successful. Kasi nagpakatotoo rin siya, tol. Kasi totoo niya yun. So, wala na siyang binabago. Wala na. Oh, yun na yun. Yun yun. Di, hindi talaga, wala talaga siyang bisyo tol eh. Oo. Yeah. Eh di sabi ko, okay, gusto ko naman talaga magpatato eh. Para cool ako. Di ba? Ganun, oo. Doon mo na hinanap yung sarili mo. At saka ayoko na magtrabaho. Yun din. Anong una mong tato? Ito. Balbuena. Para hindi magalit si tita, no? Mismo. Kasi bata ako nito tol eh. Pag nagpatato ako ng iba, magaling, magagalit. Magaling. Pangalawa ko, yung pangalan ng airmats ko, Alibata. Okay. O, ayun. Yan na talaga yung hindi na ako, ayoko magtrabaho, ganun. Ganun. Hindi, parang, okay, hindi ko na kaya si Sir Glock kasi hindi talaga ako ganun. Uh-oh. Kasi yun nga, pinipeke ko yung sarili ko. Nagiging parang imbless na hip-hop, nagiging showbiz. You're just mimicking somebody else. Exactly. Na parang, binibuild ako, bagong Glock 9 ako. Tama. So, dapat ganun din ako. So, puta, hindi na ako yun. Hindi na ako hip-hop, tol. Kasi hindi ka na totoo. Parang orchestrated rapper. Yun. Kaya yan, patato ako kasi yun yung trip. Pero siya talaga inspiration mo. Sobra, tol. Sobra. Siya nga yung ano mo, 'di ba? Piyesa mo sa audition kasi yung freestyle mo hindi masyadong wow. Wow. Yung mabilis niya yung isang araw. Alam niya yun. Kaya Glock talaga ako, tol. Glock. Hanggang sa nag-grow ka na lang, nakikilala mo na sa Flip-Top. Yeah. Sila Looney. Si Looney nakilala ko na sa Flip-Top. Eh. Mm-hmm. Na, pero alam ko pala yung kanta nila sa Republic, yung I Love You. Mm-hmm. Every Republic time, yeah. Yung pag-ibig na kay Tamis. Tapos nagulat ako sila pala yung kumanta nun nila ron. Na nalaman ko na lang nung nag-grow lately na. Lately na. Okay. Tol, rewind tayo. Punta tayo ulit sa Tambay serie. Nung first, let's say, naka 20 na, kilala na si Balong. Episode 20, sikat na kayo nun eh. Sikat na si Balong nun. Oo. Then, nag-episode 50, episode 100. Mm. Ano yung, paano mo, kailan yung realization mo na gagawin mo to? Ngayon, nasa 300, episode 300, ano ka na? 70. As we speak. Pag napanood nyo to, 300... 80, 390 na. Pero as we speak, 370 episodes of Tambay serie. Kailan mo, kasi ako, Kap, masasabi ko 20, 15 years from now, 15, 20 or more, I'm seeing myself doing this pa rin eh. The podcast. Oo. Diba? May 52 Sundays in a year. Tol, doon kita nakikita. Gagawin ko siya. Ako doon. Pero ikaw, paano mo nasabi na... At saka life coach. Yeah? Pwede kang tumawid doon. Eh. Ganun ka... Sure ako doon. Pasok ka doon, tol. Kasi sure ka sa sinasabi mo. Hindi kasi, tol. Yung sinasabi ko, hindi idea. Alam mo kung experience saan ka lulusot, tol. Doon sa mga taong duwag pare. Yeah. Yung mga duwag para mangarap. Tangi na sila yung turuan. Hindi nila alam yung dinaanan natin, no? Hindi. Yung kapal ng mukha, tol, yun yung i-boost mo ngayon. Oo. Kasi madaling magpayo, tol. Pero mahirap mag-motivate. Tama yan. Papayo, no? Dapat ganito yung gawin mo. Tapos ano yung proseso? Paano gawin yun? Wala na. Ito yung malupit. Pinayuhan mo, tapos pag uwi niya sa bahay, lalo lang siyang bumagsak. Hindi niya alam gagawin. Hindi niya alam. Tsaka pag lalo lang siyang nalumo. Mape-pressure, yeah. Mali talaga. Dapat ginawa ko yung payo niya. Hindi ko kasi ginawa eh. Pero tol, pinagsisimula lang eh. So ikaw ngayon, tol, ano, yan lang yung problema mo. Spot yan, tol. Ito gagawin mo ngayon. Panis yan. Kaya mo yan. Ganun. Ikaw yun. Yung parang motivate lang. Ganun. Doon ko lang nakikita. Hindi, sa akin naman kasi, tol, nung mga panahon na down din ako, wala kasi akong kuya eh. Busy wala yung family. Akong kapatid, tol. Wala akong parang parehas ko ng trip. Oo. Parehas ko ng trip. Lahat, alam ba, I respect my mga kapatid a lot. Lalo yung sinundan ko. Sobrang grabe respeto ko. Yun yung idol ko. Oo. Pero, tol, ano kasi siya eh, corporate setup eh. Sa akin kasi di ako yung... Yun, di mo trip hindi. Yun. Sure ako, tangina sure pagtapos ko ng school, 5 months lang, hindi nga ako nakakuha ng experience. Wala nga akong working experience kasi 6 months yung kailangan, di ba? 5 months lang, tol, nag-awol ako. tangina, bakit mo ko inutusan? Feeling ko, sorry for the word. Pero feeling ko, mas magaling ako sa kanya. Eh. Tol, alam mo, yun yung kailangan mong sabihin sa lahat ng tao, tol, na may skills. Yeah. Kasi, tol, dyan yung kulang sa kanila eh. Kaya hindi sila nag-grow eh. Kasi tol, dahil tinatanggap nila na dud lang sila, 'di ba? Wala silang guts, tol. Wala silang guts.
Yun, ikaw, di ba? Nagsasorry ka pa nga eh. Actually, medyo supot pa tayo dahil may ganun pa tayo eh. Actually, ako ganun din eh. Hindi, kasi ayo, baka kasi masyadong... Kasi hindi pa sila open eh. Oo, yun nga, hindi pa ready. Pero sa States, tangin na mumur... Oo, hindi, totoo yun. Bobo ka ba? Ganun talaga, di ba? Supot dun. Hindi, kasi... Gigisingin yung tulog na ikaw eh. Yun yung purpose. Pero kung hindi yun para sa'yo, wag mong kunin, wag mo saluhin, di ba? Anyways, going back, kailan mo na-realize na, tangin ang gagawin ko to tuloy-tuloy, araw-araw. Ito na yung marami ka ng kwartong nakita, di ba? Sobrang dami ng butas, alam mo na tuloy-tuloy. Tol, kilala kita, hindi ka mauubusan ng idea eh. Di ba? Mapapagod ka, magsasawa ka sa isang bagay, pero sa nakikita ko, hindi ka nauubos eh. Kumbaga sa kandila, hindi ka nauubos dito eh. Kailan mo na-realize yun? Ano yung nagpa-realize sa'yo nun? Ang nagpa-realize sa akin yan, pare, yung takot. Mm-hmm. Takot na baka mawala ako agad pagising ko bukas. Yung challenge na baka hindi ko na kayong mapasaya. Failure na ako. Madali kasing makahit ng hit eh. Mahirap mag-maintain. Maintain. So, takot ka. Takot ako. Kaya mas lalo kong ginagalingan. Gagalingan mo lang naman talaga. Sinabi ko rin yun sa 44 bars ko eh, na parang sanay akong mabaon. Pare, sanay ako mabaon. Pero yung hindi ko mabigay yung trip nila. Hindi to sa music ah, kasi iba yung prinsipyo ko sa music. Iba tong industriya na sinasabi ko. So pag ako tol, hindi ko na nabigay yung trip nila at failure na ako sa kanila. Mm-hmm. Doon ako natatakot tol. Yung pagising ko, wala na nanonood. Napakasupot mo, Piyo. Andun ka na eh. Yeah. Wala ka na sa umpisa eh. Ginitnaan mo na eh, hindi mo pa duduluhan. Kaya hindi ako nagiging komportable talaga, pare. Kaya ganito yung eyebags ko. Kaya ako na-conceptualize yung Tambay High School. Uh-huh. Sa Tambay High School, ang dami namin gagawin. Kaya nga sabi ko, actually, marami nagsasabi sa akin ito, ang dami naggayahan nun yung sa Tambay serie. Mm-hmm. Daming content creators na naggayahan nun. Which is, hindi ko kayo binibeef ha. Sobrang saya ko, pare. Kasi, dami na rin nagpo-podcast. Solid. Oh, kasi sinabi ko lang yung sa akin parang ano yun eh, tol eh. Proud ako doon kasi parang di ba? Ginawa nga nila, akala nila pang mag-show. Ibig sabihin nakikita nila gumagana. Ibig sabihin yung idea mo gumagana. Walang pinagkaiba yan tol sa pelikula eh. Sa tunay na buhay, kahit naman sa kanta eh, akala ng iba love song lang yung pang hit song. Yeah. Ganon din sa pelikula, akala nila rom-com. But yung Mau, diba hit song yun? Yun na eh. Pelikula akala? Sa pelikula, rom-com lang malakas. Mm-hmm. Love teams. Mm-hmm. Wala na ngayon yung action. Wala na ngayon yung mga drug films. Mm-hmm. Eh, ang lakas pala sa Netflix nung Narcos. Oo. Diba? Parang, hindi. Mayroon pa rin lugar. Kanya-kanya lang ng platform. Mm-hmm. Yun. Kanya-kanya ng dadaanan, mismo, kumbaga. Mismo, Pops. So parang ganun din, no? Na... Basta tuloy nyo lang. Na-realize mo na... Natakot ako tol. Natakot lang ako na baka bukas... Siyempre, responsibilidad ko rin lahat nung kasama ko eh. Tama. Binitbit mo sila dun eh. Binitbit ko sila. Pero wala akong pinapangako. Lagi naman akong walang pinapangako eh. Pero winning attitude ako. Mm-hmm. Na lagi kong sinasabing, sure ako dito. Gut feel, no? Ito, yung gagawin kong to. Hindi siya yabang eh. Mm-hmm. Itong bago natin concept. Minamanifest mo siya. Oo. Ito, gagawin. Sa pulto, pare. Pag hindi nangyari... Adjust. Mabilis na adjust, di ba? Mm. Tapos yun nga, yung takot akong bukas, pagising ko, walang-wala na talaga. Pero alam kong mangyayari yun. Alam ko naman na mangyayari yun at ready naman ako ron. Pero bago mangyari yun. In terms of financial yun, ha, kasi okay naman kami. Kami ng pamilya ko, kami ng misis, ang dami naman na namin noon pa na investment. Kasi yun nga, nagninegosyo na kami noon pa. Natutunan ko yan sa kanya. Business-minded eh. Siya yung business-minded. Ako, galit ako sa negosyante, pare. Kasi para sa akin, yung mga kapitalista, yan ang mga dahilan kung bakit marami naghihirap. Ako eh. Hindi ako positive side na tao eh. Kung positive side ako, yung mga kapitalista, nagbibigay ng trabaho. Kung negative side, nandun ako sa negative side. Ginagatasan niyo yung mga ano, ganun. Mga mahihirap. May ganun kang... Nasa ganun ako. Mapupunta kayo sa impyernong mga demonyo kayo, ganun. Hanggang sa pinaintindi sa akin yan ng asawa ko na, hindi, ito yung buhay. Mm-mm. Kailangan mo ng ipon. Paano pag nagkaanak tayo? O kaya mo ba? Paano yung kinabukasan niya? Katulad nung... Okay, gets. Anong kaya mong patunayan?
Ganun yan eh. Kahit nung pinaka... Which is motivating yun, ha? Oo, tol. Siya, tough love yun, ha? Sabi ko nga hindi yung ibang tao, sila talaga yung mga kasama mo. Ngayon, dahil may iba pa akong responsibilidad sa team, andyan sila Boy Turok, sila Damulo, sila Coco Meron, si Bulldog. Si Bulldog, yeah. Parang, favorite character ko si Bulldog, eh. Oo, di ba? Na parang sa akin, ang dami kong responsibilidad sa kanila na kailangan kong panghawakan. Eh, paano pag bukas hindi na trip yung trip ko? Paano rin sila? Paano rin sila? Yeah. So yun yung motivation mo. Yun yung motivation. So you're doing it honest and you're giving your best. Alam mo, hipokrito ako kung sasabihin kong motivation ko yung anak ko kasi yung anak ko kaya kong buhayin yan kahit hindi ito, pare. May mga iba pa akong pwedeng gawin. May ibang paggagalingan yun. At ginagawa ko na. May ibang paggagalingan yun para mabuild. Ride or die yun eh. Ride or die yung future noon ng pamilya ko. Mabuild. Sabi ko nga eh, kung hindi para to sa kanila, pwede kaming gumawa ng content ng asawa ko, kami na lang yung sa page ko eh. Exactly. Magshota, pare, hindi pa ako lalabas ng bahay. Exactly. Kasi eto na yung asawa ko, nandun lang kami sa bahay, magdi-trip. O hindi, sige, gawin natin yan paminsan. Di pa nga namin natututukan eh. Kasi mas inaano mo yun sa team. Para sa team. Tama. Pero di ba, alam mo yun ang asawa, nagsa 7M views yung asawa ko sa page niya. Hindi ko page, walang share yun pare. Hindi ko sinishare yun. Di ba babe? Hindi ko sinishare yun. Kasi yun ang rule ko. Kung para sa'yo yan. Walang tulong ng ibang tao kahit na sino. Kahit ako. Yun yung na-appreciate. Hindi totoo yun. Kahit ako, asawa kita. Ay, share kita. Tapos, gusto mo ba yun? Puputok ka, asawa ko. Tapos sasabihin, pumutok ka dahil share ko. Di ba ang hirap dalin nun? Hindi ako ganun eh. I mean, no disrespect sa mga taong gumagawa nun. Marketing nyo yan eh. Ako, hindi kayong bahala. Akin. Pero it's just Pio's, what do you call this? That's Pio's mantra. Para challenge yun sa'yo. Belief niya yun. Yeah, para galingan niya rin. Para galingan mo. Yeah. Kasi ang daming magaling sa'yo na umubra, walang share-share. Totoo. Challenge yun sa'yo, tol. Lupitan mo. Kasi kung aasa ka sa share, di mo lulupitan. May mag-share naman eh. Mahal naman ako ni ganito eh. Tanginang galing. Oo nga. Imaginein mo, mahal naman ako ni ganito eh. Ang lakas ng page ngayon nito. Mainit ngayon si ganito. Oy, aminin nyo, may gagawin kayo, tas ang una nyong titignan, yung mga nag-share, kasi may ine-expect kayo na mag-share. Yun nga. Ganun diba? Ako, hindi ako ganun. Hindi ganun yung mindset mo? Hindi, tol. Kasi, tol. Galing. Hindi mangyayari yun. Kasi, mamakalin ka dahil minakal ka nung mahal nung mga yun. you want to prove yourself to yourself. Susuportahan kita kasi sinuportahan, alam mo, susuportahan kita kasi todo suporta ako kay ano eh. Sinusuportahan kaya. Suportahan na rin kita. Doon nang gagaling yung pagkaaway niya, kaaway mo rin. Doon nang gagaling yung utang na loob, pare. Oo. Na pinakamahirap dalin sa lahat. Yung utang sa pera, basic lang yan. Yung utang na loob, pinakamahirap yan. Dadalin mo yan to hanggang hukay mo na I'm hindi ko alam kung tama yung observation ko, pero you did the Tambay Seri without the help of anyone. Walang kahit na sino. Tama. Walang kahit na sino. Tol, sabi ko nga eh, kung may babalik sa akin, natitirahin ako o kung ano man ng ano, hahayaan ko eh. Kasi hindi ko kailangan magsalita eh, kasi yung storyline itself speaks itself. Yeah. Yun na yun eh. Good, ganun ko na siyang wala kang pinagkakautangan ng loob dun sa project na yun. Wala. Kasi lahat yun, pare, bayad eh. Ultimo hanggang dun sa magkakamera sa akin, binayaran kita, tinuruan kita, wala. At hindi ko rin isusumbat yun sa kanilang lahat. Yeah. Na, oy, ako nagturo sa'yo ha. Ako ang bumi. Kahit kay Balong, sasabihin ko, ako nagpasikat sa'yo. Yeah. At sasabihin niya, hoy, ako nagdala. Ganun si Balong. Ayoko ng ganong shit. Yeah. Na parang, oy, kung sinetel mo na siya kagad. Oy, kung ganun rin lang yung relasyon natin dito sa ginagawa natin, that means wag na natin puta tuloy. Nagagaguhan tayo rito. Yeah. Pangarap to eh, no? Pangarap na pupuntahan eh. Ay ako, kung ginaganyan mo rin lang ako at nagmagaganyanan tayo sa gusto mo makipagbilangan. Makipagbilangan, tol, wag na. Kasi alam ko na agad yung gusto mong makuha sa akin. Tama. Alam ko na agad na ang gusto mong makuha sa akin, pag nakuha mo na, mawawala ka. At 26, kailan mo na-realize yung ganyan? Yung ganyan na mentality? Tol, yung mga kirot na pinagdaanan mo ng mga tinuturing kang basahan noon. Sa dami ng akala mo kakampi mo, akala pero mo, nawala. Yun. Doon yun magsisimula. Doon ka naging stoic, doon ka naging bato. Doon ko na-realize, pare, na ultimo airmats ko nga, minsan nagtatalo pa kami. Paano pa kaya kayong mga hindi ko naman... Kami nga ng kuya ko, nagsusuntukan eh. Diba, tol? Paano pa yung... Exactly. Ganun karami yung peke, pare. Okay. Yung utol mo, nagsusuntukan kayo. Eh, paano pa tong mga to? Na hindi naman kayo nagsusuntukan. So, poker face yun. Yeah. Trust issue, pare. Ganon. Yun yung isa pang sapat na motivation. And they fake it, no? When you're watching. Oo. Kaya ako pili eh. I mean, lahat ng nasa team ko, tol, bayad yun. Lahat masaya sila winning. Ako, masaya akong kasama kayo. Tunay kayo sa akin. Salamat. At saka hindi, nakikita ko you're taking care of everyone. Like,
si Kears. Ang ganda ng, like, ando dun pa rin sa music niya. Sumusuntok pa rin siya. And it helped a lot na meron siyang tambay serie. Alam mo, ang gusto ko dyan kay Kier, sinasabihan ko yun na ibahin niya yung gagawin niya. Mm-hmm. Ako, marketing guy ako eh. Mm-hmm. Hindi, yun yung trip ko. Hindi. Pinanindigan niya sa music. Pero sa acting, apo, huwag ka makipagtalo sa akin, Kier. Hindi siya obra. Sa music, dami kong sinasabi sa kanyang payo, hindi niya pinakinggan. Kasi siya yun eh. Kasi siya yun. Uh-oh. Yun nga yung sinasabi ko nun. Hindi mo pwedeng upuwersa sa tao, kaya saludo ko sa tao na yun. Pero sa acting, uh-oh, hindi sila pwedeng umano dun kasi alam nila yun. Yeah, yeah, yeah. And, teka lang. Oh, naging actor ka rin. Naging artista ka rin. How big or how helpful na merong kang background sa pagsunod sa director, pagsunod sa call time, pagsunod sa scriptwriter, pagsunod sa linya, pagsunod sa tema dito sa ginagawa mo ngayon? Ano yun, tol? Dami kong natutunan. Kasi kung ano yung mga ayaw ko doon na naranasan dahil andito na ako, hindi para i-power trip ko to. Ah, hindi para abusuhin. Hindi, okay, gets. So kung ano yung parang, ano yun, naghihimay ako ng isda. Okay, nagsushoot ako ngayon ng pelikula, ng teleserye. Iba yung director ngayon. So ito yung ayaw ko na nangyari. Hindi ko gagawin to sa production ko, tol. Sa artista ko. Pa-power trip, no? Oo. Bukod sa power trip, tol, may mga instances na parang, okay, nandun ka na sa set, tas di ka pa kailangan, tas mapupuyat ka, tol. Oo nga. Tatawag ko lang kayo, tol, kung kailangan kayo. Ganon. Actually, ano, no? Kasi makirot yun, tol. Oo, nandun ka buong hapon, no? Tas bukas pa pala yung linya mo. Tol, makirot. Diba, pwede ka naman matulog sa inyo, diba? Tol, bakit mga 20 beses ko naranasan yan. Iko-call time ka ng alas 7 ng umaga, pero magro-roll ka alas 8 ng gabi? Tol, real talk yan. Ewan ko, totoo yan, ha? Hindi, alam ko rin kasi yun, eh. Diba, tol, alam mo yun, diba? Si best friend, alam nyo na yan, mga hindi, po. Hindi, daming, ano, daming, hindi, ganun talaga yung mga, ano, hindi, tol, old, ano. Pare, ewan ko kung dahil ba nai-stress na kayo sa dami ng projects nyo, eh napansin ko, hindi naman. Bakit, ba't ganun? So, parang diba, iko-call time ka alas 4 ng umaga, kinabukasan ka pa pala kailangan yung eksena mo bukas pa. Mismo. Pero alam nila yun, ha? From the start, ha? Alam mismo, nila na bukas ka mismo, pa. Mismo, tol, mismo. Hi. So, yun yung mga bagay na nakuha mo, na naging learning na hindi mo ina-apply ngayon. Yes. Sabi ko, katulad sa kanila, lagi ko ngayon sinasabi kay Kilabalong, uh-huh, sa team, na hindi ko rin yun gagawin sa akin, kahit sa guestings, mm-hmm, ng ibang mga artista. Kasi minsan ako, dinanas ko yung guesting na, which is grateful naman ako kasi promotion ko. Oh, naman. Kasi gusto naman ko talaga yun. Pero, hindi naman lahat masama. Actually, yung ibang mga guests ko, ayaw nila eh. As in, ayaw nila nang bibigyan mo ng honorarium, ng talent fees, mm-hmm, kung ano yung deserve nila talaga. Kung minsan nga, kahit ano yung talent fee nila, binibigay ko eh, ng mm-hmm artista. Mm-hmm. So, dito sa Tambay Serya? Oo. Kahit kaibigan ko sila, binibigay ko yung what they deserve kasi kinuha ko yung oras mo sa araw mo. Exactly. Eh. Diba? Hindi, and that's the value that... Hindi to parang, collab tayo kasi makikinabang ka sa akin, makikinabang ako sa iyo eh. You don't think that way, no? Hindi ako ganun eh. Kasi dinanas ko yung tuling. Ngayon, tol, binigay niya yung araw niya sa iyo na dapat sana gagawin niya yung mas masaya pa. Grateful ka na lang kasi masaya pala siyang kasama ka, pero hindi ka sure doon. Hindi naman niya agad sasabihin sa iyo na masaya ako kasama kita, Pio. Hindi naman niya. May ganun bang tao, tol? Sobrang totoo eh. May ganun ba? Okay, alimbawa lang. Ganito. Uy, tol, salamat sa Tambay Serye. Sobrang saya ko kasama kita ngayon. Mm-hmm. Hindi naman sila gaganon eh. Awkward sa corporate, yata, awkward talaga sobra yun. Oo. Lalo pag sa babae. Mm-hmm. So, pansaya ko kasama kita ngayon, Pio, tapos nandun si Iron. Baka big tin. So, eto na. Pang! So, bibigay mo yung deserve nila kasi ako, naranasan ko yun. Gising ka ng umaga, perform ka pare, tapos alaws ka to. So, bigay mo kahit hindi man yung deserve, yung pamasahe lang. Minsan pag ayaw tanggapin, away talaga yun. Honorary. Tol, hindi. Papalitan mo yung oras niya. That's just the way you show hindi yun your para respect. Hindi yun para wala akong utang na loob sa inyo, ha? Dahil yun, pambawi man lang kahit doon sa pinaglaanan nyo ng gasolina para makapunta. Yun man lang, di ba? Uh-oh. Kasi ako hindi ko nang naranasan yun kasi wala naman akong kotse noon. Wala naman pang gasto. Jeep lang, bigyan mo nga ako 50, game na. Saan ba? Baka nga binigyan mo 50, hindi niya pa ibayad sa jeep. Tol, sasabihin ko yung pare. Tain na tol, ganun. Okay.
ang gandang learning noon na experience pa rin yung nagdala sa iyo sa good management mo sa paggawa mo ng content ngayon. Paano mo naman nalaman? Gusto kong makasilip naman. Ito, curious talaga ako. Paano mo nalaman kung yung tema mo o yung atake mo para sa araw na to, putok pa din? Paano ka ba magsulat? Pasilipin mo lang kami, ha. Huwag mo ibigay yung sauce. Paano mo ba isulat yung eksena sa isang buong linggo? Paano ba yan? Isang buong linggo, kada tatlong araw, o araw-araw, bago bukas, ganun. Mamaya mo nasagutin. Magbe-break muna kami. Let's go! Yo, cyberspace, nandito pa rin tayo. Umiinom pa rin si Pio. Nandito tayo sa TMP Creative Complex. Salamat, Cybergang. Salamat sa Team Tambay. Salamat sa lahat na nandyan, mga tropa na nasa live chat. Man, sobrang appreciate namin kayo. Dami na namin na pag-usapan. Pero I love you, dog. Guy. Love you, Tol. Love you, Pop. Alam mo yun. Alam mo ba kung ba't ko to ginawa? Hindi pa. So, ay, de, sige, ganito na lang. Kasi di ba napipredict ko nga kung saan ka bagay, di ba? Sa kanina pag-usapan natin. Ah, sige. Bukod sa... naging podcast niya ngayon. Ako ngayon guest. Ngayon, bukod sa guest naman yun eh. Siyempre, gasolina, kailangan natin lahat ng pera. Pero bakit mo to ginawa? Ang dami po naman... Ang dami mo pang ibang pwedeng source of income, pare, sa lifestyle mo, di ba? Pero bakit ito yung trip mong mas pagkakitaan? Kasi, Tol, ganito, Tol. Meron akong siguro tatlong rason. Una, gusto ko pag may apo na ako. Oh, iho. O kaya, iha. Okay. Oh, si Dog Brock nagsasalita. Oh, iho. Buksan mo yung TV. Panoorin mo. Kaninong kwento ni Lolo gusto mo panoorin? Kasi ganito. Ewan ko kung marirealize nyo, ha. Yung naked eye natin sa taon na to, kahit magbago yung fucking technology, 30, 50 years from now, kung ano yung record na to, malinaw pa rin eh. Oh, unlike 20 years ago, yung recording nun, black and white ngayon. Totoo. Ito na yun eh. Narealize ko na kung ano yung tech ngayon, yung kuha ng cellphone na to, pag pinanood mo 20 years from now, yun pa rin. Yung linaw nito, yun pa rin. Hindi na magbabago yung mata ng tao eh. Mismo. That's one. Hindi talaga magbabago yun, Tol. Uh-oh. Mag-evolve yung technology. Uh-oh, pero yung mata natin as is na yun. Mismo yun. Eh kung ganito naka-okay siya. Galing nun, putang ina, oo nga. No? Diba? Actually, hindi ko naiisip yun. Ha? Diba? Kahit gano'n pa ka 4K o 6K yun. Kahit 16K pa yan. Tol, yun pa diba? Rin yun. Yeah. Diba? Kahit magenta na yung red. Yeah. Sobra. Yun na yun eh. Oo, mismo. Yun na yun. So, nire-record ko talaga siya para pagtanda ko, may story ako. Kasi yung lolo ko, yung kwento pero, niya kahit picture wala eh. Pero proud ka, di ba? Yeah. Hindi mo ikakahiya. Yeah, at saka lagi ko sinasabi, may mga pagkakataon na nagkakamali ako, mali yung sinasabi ko, sobra, kunin nyo lang yung para sa inyo. Totoo. Di ba, kung hindi naman applicable, kung alam nyo namang bullshit, alam nyo namang hindi maganda, bakit nyo kukunin, natutunan ko kay Dog Brock, tanga ka. Di ba? Eh ako to eh. Di ba, ikaw yan, kunin mo lang yung para sa'yo. Di ba, kung ano yung, ay oo nga no, parang example, or iwasan mo yung tingin mong mali, gaya sa'yo. Yung natutunan mo sa career mo ngayon na ikaw yung nagkukumpas ng tugtugin dun sa palabas ninyo, alam mo yung hindi mo gagawin. So that's one. And then second is nagsimula talaga ako, Pio, nung nagpa-panic attack ako. Kasi meron akong isang tour. Wait, ba't ka nagpa-panic attack? Eto. Anong sakit mo? Hindi, anxious ako eh. Sobrang anxious ako eh. Kasi, eto, lahat ng investment ko na... Pero hindi ka naman nagsusmoke, di ba? Wala. Okay, gets. Okay. Straight edge. Four years na akong di umiinom mula. Yossi, wala. Nagpa-panic attack ako because, eto nga, meron akong investment sa mga events. Okay. Tapos nag-lockdown. Tapos hindi, alam ko, na-realize, eto, pandemic lang naman ako nag-start eh. Nagkaroon ako ng office, okay, nagkaroon ako ng office February. Lahat ng pinagtrabahuan ko simula noon, nag-iipon ako para sa 2020, bagong millennium, bagong taon, makagawa ako ng office. And then, nag-start ako, nakuha ko to February of 2020. Then, March, nag-lockdown. July pa ako nakastart ng construction. Pag-start namin dito... Construction naan? Nito, kasi nirenovate to eh. Okay. Yung pinag-ipunan ko yun para dito, tapos lockdown. So sabi ko, shit. 2 weeks lang to. Wala yan. China, sakit. Wala yan. Hindi, totoo. Oy, makakala nyo, mumurahin lang yung mic ni Dog, ha? one month na, two months na, 3 months na.
yun na, nagpa-panic attack na ako. Kasi na-realize ko na, na shit, kami yung unang shinutdown na industry, events, live events. Yun kasi yung business ko. Pero tol, palupa yung events nyo. Di ba? Sobrang grabe yun. Grabe yun, grabe. Pero na yung ito, ginagawa ko, nag-US tour na ako eh. Nag-green sun ka, di ba? Oo, yung, wasak yun. Bro, yung green sun nyo, kaibigan ko yung may-ari noon, si David Lim. Okay, okay. Sobrang tropa yun. Kaya nung nalaman ko, doon ko nakita, tas sabi ko, okay, green sun, may event sa green sun. Tas okay, itong ganitong event. Mm-hmm. Yung wild na event niyo noon, di ba? Kalikon, solid, oh, di ba? Nandun sobrang, kami noon, yung sinapak si, ano, sa Sunugan, doon din Sunugan, yun eh. Nandun din. So parang, yung lugar na yun, sabi ko, okay, sinong nandito? Tas nakita-kita, si Nick. Mm-hmm. Tsaka si Dropout. Doon ako rumispeto sa inyo ng sobra na parang hindi nyo rin sinukuan. Uh-oh. Same thing with Sir Mike Swift, di ba? Oo. Na parang naging ganun din yung dugo nyo, tol. Kasi si Nick, pare, ganun din yung sobrang tagal effort na rin nyo, di ba, sa iba? So, well, mamaya nyo. Okay. Yun sa'yo. Okay. So, yun, nagpa-panic attack ako. Ang naging ano ko, Kap, ang naging therapy ko is yung conversations. Tinatawagan ko yung kababata ko, na Seaman, best friend ko, college best friend ko, si Kel. Tapos nakikita ko, nagkausap kami, 2 hours. Pinakamababa, 90 minutes. Sabi ko, tapos therapeutic siya. Uy, hindi ako nag-chill, hindi ako nanginig, nag-panic, hindi ako hirap matulog. Pagod lang ako sa pakikipagkwento ng pangarap. Nag-guess mo na ba si Michael dito? Hindi pa. Yun ang antay nila. Feeling ko hindi pa ready. Hindi. Yung mundo. Hindi pa ready yung mundo, niyaya mo na ba? Sure yun, tol. Kahit sinong kaibigan ko, na alam kong kaibigan ko na matalik kagaya mo, hindi. Sige. It's just feeling ko, yun yung isang special na episode kasi kilala niya ako deep down eh. Sobrang alam mo yung magkatabi lupit. Kami natutulog. Pare, sobrang lupit ng magiging usapan nyo doon. Yeah, kaya nga, kumbaga, pang ano yun, pang monumental moment mismo, yun. Kumbaga, gets pang, ko na. Oo. Yes. Doon siya. Anyways, yun, ito yung naging, ano ko, naging exit ko. Parang, sinabi ko sa girlfriend ko na, parang gusto kong mag-podcast. Kasi tol, wala akong ibang kinukonsume. Buong maghapon, kahit sa work, podcast yung nagpe-play. Iba-ibang podcaster sa States. Tol, ako, ito yung kinukonsume ko na content. Tol, alam mo, sabi ko nga sa'yo eh, na, fan ako eh, yung nakikinig, yung hindi na ako manonood. Kaya nga diba sinabi ko sa'yo, pinanood ko yung kay Wayan, buo yun, tol. Mm-mm. Tapos parang trip ko lang si Wayan, tapos parang, yo. Trip totoo ko lang tol. Din, no? Tapos parang ginawa ako na next noon, pagkanood ko, okay, drop yung phone, kinig lang ako sa inyo, tol. Kaya nung sinabi mo kanina sa akin dito, nung bago pa lang tayo sumalang, yung na-appreciate mo yung sound. Oo. Na parang, di ba ginaguide mo pa ako? Oo. Nung malapit ka sana sa mic. Pero guess mo naman, okay, ganito dapat. Yan na sana. Dinidirect pa ako ni Doc. Sinasabihan ko kasi lahat ng guests, yung iba lumalayo. Lang kasi hindi sinisisi ako ng tao. Sabi yan ba, ako lang daw yung malakas? Hindi tol, hindi kasi nila alam. No? Hindi naman nila alam yun na, okay, may mic. Okay, parang, so parang, sabi ko, tangina, sobrang promo tol. Oo. Hindi, kasi kaya yun kasi yung lagi reason, ko siyang pinapanood. Kaya dahil mo, kaya mo ginagawa yun, kaya dahil ang sarap mong pakinggan. Kaya puta pare, baba ko yung phone, kinigaw ako sa inyo ni Wayan. Yeah, salamat. Pare, kinig lang ako ng gano'n, no. Tapos nagulat ako, putang ina, nilabasan ako, tol. Joke lang, gago, joke lang. So parang yun naman yung point ng podcast. Yeah. Yun yung point, eh. Na-realize ko rin, yun nga. So yun yung sabi ko, magpo-podcast ako. And then, yung birthday ko. So, March nag-start, nag-pandemic, di ba? Tapos, 2 months after that, pabalik pa lang sa construction. Sabi ko, magpo-podcast ako dito pag nabuo yung studio. Niregaluhan ako ng mic. Tapos yung birthday, Wait. Yung niregalo mic, isa? Isa lang. Ito, sure din. Oo, ito na yun. Ito na yun. Kaya hindi ko siya pwedeng ipagamit sa guest kasi regalo nga siya. Matik. So, ang kaya ko lang bilhin sa sarili ko. Isa pa. Oo. Okay. Yung pod mic. Solid. And then, yun, hanggang sa unang sweldo sa YouTube, binili ko ng mic. Ganun. Pare, pang quality ng Apple. Tapos dati, tol, naka mic stand lang ako, yung mura, yung Samsung. Oo. Wala pa akong boom arm. Okay na. Nag-invest ako kasi gusto ko talaga, napapanoorin ko yung sarili ko. Babalik ako dun sa una kong narrative. Pagtanda ko, sa mata natin, Lolo, ikaw pa yan? Nung panahon na 2021, ginagawa mo na yan? 2020, ginagawa mo na yan? Yun talaga. Yun talaga. Pero at the same time, yung pangatlong rason is, hindi kasi, Kap, ito eh.
plus na lang yung nanonood, yung comment nila, may matutunan sila. What? Ganito yan eh. Yung natututunan ko sa'yo, ikaw, kilala kita, mahal kita, thank magkaibigan you, tayo. Pero, after ng araw na to, mas deep yung relasyon natin. Mm. You can never, lagi ko to sinasabi, you can never be close to somebody else better than doing a podcast. Okay. Ngayon, alam niyo ba, si Dog pare, ang pinakamasarap nakakwentuhan ko, tol, kasi pare, sobrang totoo lang niya at wala lang siyang pakialam at alam ko maganda yung motibo mo palagi, pare. Saka parang kaya never ako nagbanggit na, ng ano, pangalan. Diba, tol, di ba sinabi ko sa iyo yun, na, di ba Nas, kanina nag-e-edit tayo? Sabi ko, hindi, kahit late na, pagod. Man, kanina pa kami wala. Oo nga. Magan, na parang, di ba, yung baby namin mm-mm. and shit na parang, kung totoosin mo, di ba, ganun. Nag-shoot ka pa, nag-record ka pa. Tol, sobrang lala, di ba Nas? Nakailang kaming revision na dapat talaga nandito na ako ng 9. Alam ni Jonas yan. Sabi ko, hindi ko kakansin. Pare, pupunta ako dyan kasi trip ko talaga, tol. Salamat. Kasi gago, fan ako, tol, mo nung wala pa to. Mm-mm. Kasi thank you. Naalala, yung galaw, no? Tol, hindi lang yun. Naalala mo nung, kasi ang unang pagkaharap natin sa isang lamesa nung kay LA. Oo. Yun lang una natin pagkaharap. Pero nagkikita na tayo madalas. Nagkikita na tayo, pero never tayo nagkausap sa lamesa na professional shit. Oo. May picture nga kami 9 years ago eh. Oh, wala yun, tol. Eh. Pero yung professional shit. Nakita kitang zoom drive. Mo yung galaw ko. Tol! Tol, gagi. Kill, no? Putang ina. Tapos, fan mo pa ako. Tapos, alam ko yung mga shit na ginagawa nyo ni Nick. Tapos, parang ako, okay, nandito siya. Tol! Yun na yun. Tol! Yun na yun, man. Tangina, sabi ko talaga. Tapos ang dami na nangyari, no? Parang ang bilis lang, kailan lang yun, pero ang dami na nangyari sa atin parehas. Kaya nga sinasabi ko, pinipredict ko, ikaw yung talagang para dito, tol. Kaya rin ako nandito, tol. Ako, hindi ako nagiging mayabang. Special ba ako? Pero may, hindi ako special, ha? Pero may choices ako, tol. Man. Oo naman. Na parang, okay. Pwede ka namang wala dito. Man, ganito lang yan, eh. Kung kayo, mga matataas na tingin yung sarili nyo, may choices kayo kung si Tito Boy o kung sino man yung mag-i-interview si Lolit Solis. Diba? Ako, may choice din ako. And I chose you, pare. Thank you, man. Yun. Diba, alam nyo, wala naman akong interview shit na parang kinwento ko lahat, diba? Uh-oh. Ito yun, tol. I mean, kasi, pare, fan mo ako. Yeah. Kasi, kung ano na yung pagiging totoo mo, tsaka yung pinabag mo. Pero bago tayo umupo sa isang mesa, diba, alam ko na nanandun ka. Oo. Kaya sa lahat ng excited akong pumunta. Yeah? Bore. Okay, kasi kaibigan ko na si LA. Nakaka-humble naman. Si Gerson, kaibigan ko na yun. Big J, shout out sa Big J. Punta. Okay, siya dyan. Okay. Takong ganun. Eh si Direk, kilala ko na yun. Nag-guest na ako once eh. Isang beses lang naman ako nag-guest sa I1 dahil sa Vivay. Okay. Ah, okay, sila ni Nick. Eh, hip-hop ako eh. Siyempre. Hip-hop ako, pare. Wala akong hindi abot, tol. Wala akong hindi abot sa hip-hop. Tandaan nyo yan. Kahit nakikilala ngayon, tuloy nila ako lalo. Putang tol, kahit hanggang ngayon, wala akong hindi abot sa hip-hop. Ilang taon akong di nagsulat, pero never ako naging outdated dyan, pare. Pag-usapang hip-hop, never ako naging outdated. So, pack. Meeting. Tropa si LA. Record na kami niya noong time. Okay. Pack. Okay, nakasama ko na to noon. Nung ira mo yun yan. Pam, upo akong ganun. Pare, nakita ko yung drive mo, tol. Tol, iba yung aura mo sa akin, pare. Yeah. Kinuwento ko kay Kier yun. Sabi ni Kier, Love ko rin kalookals, alam nila yan eh. Sabi ni Kier, Dog, tol! Tol! gagi, nandun kami. Parang, tol! Gago ganun sila. Naalala ko nang dumaan ako ng... Kasi pare, alam mo yun yung hindi fame. Yun yung parang, tol, hindi yun eh. May mga priceless na bagay na okay depende. Okay na ako na binavalue ako ng mga taong tinitignan ko rin. I do, pare. Siguro may time lang talaga na yun nga rin yung nire-reason out ko dahil may mga obligasyon ako. Pero never kita rin pinilit. Tol, talaga, never mo ko pinilit. Never ano rin yung trip ko. Hindi, ano rin eh. Lagi kong sinabi ko lang na tol, hindi tol, sobra kitang trip dahil doon. Kaya nga, trip ko yung show mo. Tol, walang script to. Show ni Dog, walang script. Tapos parang kami, walang pilitan, kailan ka lang pwede. Yeah. Ako yung may gusto. Actually, tsaka, may isang chat ako sa'yo. Wait lang. Wait, I need muna, to say this. Muna, okay, muna, go. Ako muna. Yung bahay ni Dog, malapit lang sa opisina niya rito. Tol, pwede niya tong i-cancel anytime. Ako medyo, mga 15 to 20 minutes away from here. Yeah. So, pwede niyang i-cancel eh.
Tas kinulit ko siya kanina after ng shoot namin ng 44 bars. Sabi ko, "Di dog tol, tuloy to ah. Darating please, ako. Yeah, yeah. Darating ayoko mag-cancel. Yeah, yeah. Tol, tutuloy ko to." I respect that, yeah. Tutuloy ko kasi gusto ko talaga, pare. May mga ito, sabihin ko yung kanina. May chance na kinamusta ko lang si Pio kasi napanood ko yung isang episode ng Tambay Seri. Ang ganda. Ah, talaga, ang reply niya sa akin, tol, hindi pa ako makakapag-podcast ha? Kasi busy pa ako. Hindi ko naman siya ayain mag-podcast. Kakamustahin okay. ko lang siya. Okay, sobrang kilala ako. Okay, okay. Tangina mo. Tapos ano after nun? Wala, laging ang usapan na lang natin kung kailan pwede, schedule, laging ganun. Pero I'm just, alam na mga tunay kong kaibigan, kahit si Al James, si Scastuckly, Shanti Dope, routine, nag-check talaga ako sa mga kaibigan. Tol, punta kayo rito sa Rap Gagi. Actually, una ko lang tanong nung on the way na ako. Sabi ko, dog, pwede mo uminom dyan? Sabi niya, ako bibili ng beer mo. Oy, pwede! Kasi siya bibili. Uminom ako pa. Ano, saka ginagawa ko to, yun nga, para mas makilala ko yung tao. And, gusto ko, marami akong curiosity. Alam ba, ganito ha, tol, ito kasi yun eh. Okay. Alam mo, may event ako. Tugs-tugs, di ba? Matatanong ka ba? Pang ilang kang magkakapatid? Exacto. Pero ako, di ba ang baduy? Pero ako, excited ako dahil malapit nang bumalik yon at excited ako. Yeah, kaya rin ako nandito at kaya mo rin ako fan dahil excited ako dahil malapit nang mangyari ulit yon at ikaw yung nandun na. Lahat ng... Babalik yun to. Lahat ng hindi trip yung podcast ko, sana tripin nyo na lang yung events ko kasi magaganda events namin eh. Sobra! Hindi siya bobong event, pare. Pinag-isipan siya, tol. Hindi siya bobong event. Pinag-isipan siya, pare. Okay. Balik tayo, Pio. Masyadong... okay. Na appreciate ko yun, man. Salamat. Gusto ko lang, ito. Sobrang curious ako dito. Dog, ito ah. Sorry ah, lasing na ako. Oh. Pare, ito na yung start na dapat mo nang itanong. Yung wag mo akong ipokritohin na gusto kong itanong mo ngayon. Yeah. Kaya ako rin nandito. Kasi gusto ko rin talaga itong sabihin sa'yo. Itanong mo na sa akin yung mga gusto mong itanong okay. Na hindi nila kayang itanong. Sige. Yun yung trip ko ngayon. Gano ka-importante na meron kang Reyna bilang... Ano ba, ikaw si Pio Balbuena. Pero wait, kakat kita. Gusto ko ngayon na yung itanong mo sa akin... Yung hindi nila kayang itanong sa akin at talagang putang inang yan, ito yun. Yan yung doon kita i-challenge na ano yung pinagkaiba mo sa kanilang lahat, tangina. Okay. Yan. Dadahan-dahanin. Okay, doon muna tayo. Okay, doon muna tayo sa Reyna. Bilang ikaw si Pio Balbuena, gaano ka-importante sa'yo na si Ira? Like, siya yung queen mo, like, ilang porsyento siya sa kung ano ka ngayon? Paano niya ganun? Kasi maraming nanonood dito na possible na lito sila sa partners nila, possible na hirap sila sa relationships nila. This is something that is very valuable eh. Kasi you are a fucking genius on what you do. Yeah. And you're not obliged to put your wife, your partner to your show. Yeah. Pero yung chemistry pare, alam mo yun? Actually ayaw niya eh. Okay. Ayaw niya. Ako yung nagpilit para maintindihan mo yung trabaho ko. Kasi okay. Naging struggle ng relasyon namin yung trabaho ko eh. Nung nag-aartista ako, nung sabik ako sa fame. Mm-hmm. Tapos pare, siya yung nagpakain sa akin, tol. No? Bukod sa siya yung nagtuwala. Hindi porket nakikita niyo sa TV, malaki pare, kinikita ah. Bullshit yun, man. Marami akong kilalang sikat, tol. Hindi pa rin sila makabili ng pagkain ngayon, tol. Ganon din ako noon. Yeah. Kaya, nung sinabi ko yun, actually, sapat na sa akin yung maniwala ka sa akin, eh. Yung maniniwala ka sa kung ano yung pupuntahan ko. Mm-hmm. Blessing na sa akin yun, tol. Pero si Ira, kaya sinabi kong papakasalan kita, hindi ko kailangan nung kahit anuman, na basta nag-propose ako sa'yo tapos magpapakasal na tayo ngayon, pinaayos ko yun sa mga tropa sa City Hall. Shoutout sa'yo, JC, pati kita, kila Attorney Dale, pare, sa loob. So parang sabi ko, papakasalan ko na to, tulungan niyo ako, hindi ko alam, wala akong idea. Pero pare, siya nagpalamon sa akin. Though pare, nag-aambag naman ako, monthly ng bills, ganyan. Pero siya nagpalamon sa akin, pamasahe ko pare, kung ano yung ginawa. Sabi ko nga, magka-level sila ng may dalawang taong mahalaga sa buhay ko, nanay ko tsaka siya. Kasi kung ano yung sakripisyo ng nanay ko nung panahon na inaabot ko yung pangarap ko, same thing, ganun din yung ginawa niya sa akin.
Sobrang down talaga. Ganon, tol. Down siya sa'yo. Down talaga, pare. As in, yung air mats ko, magmamasahe, nagkatubig na sa baga, pare, may pamasahe lang ako pang workshop. Yeah. Pampunta ng trabaho na wala naman akong TF, pare. Yeah, yung air mats ko, magmamasahe, may pantaxi lang ako para pamflex ko sa mga tropa kong dekotse. Yeah. Tangina, pare, yung air mats ko, magmamasahe. Same thing yun kay Ira, tol, na parang, okay, ako magpapakain sa'yo, okay, may pamasahe, may trabaho ka bukas, bigyan ka ng pamasahe. Pinaniwalaan ka niya. Oo, no? Pero pinanindigan ko rin yung pagiging lalaki ko, nagagawa ko ng pera at babayaran ko rin yung mga kailangan ko. Abono. Oo, ganun. Kaya sabi ko, kayo yung mga taong priority ko dahil kayo yung naniwala. At doon din ako magsistick talaga. And that's the drive that you have yun, now. Yun. Alam mo kung nasan yung tatay mo? Okay, putang ina, gago, wala pa nagtanong sa akin yan, man. Sabi mo, tanungin ko. Oo. Ngayon ko lang naisip. Wait lang, sagutin mo after this break. What is up, Cyberspace? This is Dog Brock. Welcome back to Dog Brock TV at maraming salamat sa panonood nyo ng episode na to. Sana marami kayo napulot na aral at values gaya ko nung sinot ko yung episode. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na dito sa Dog Brock TV para sa mas marami pang content. I-hit nyo yung notification bell para ma-notify kayo kapag may palabas na video. At i-comment nyo sa baba kung sino gusto nyo i-interviewin o kausapin o makakwentuhan natin sa susunod. Huwag nyo kalimutan, i-follow ako sa Twitter, TikTok at Instagram at dogbrock_. Join na rin kayo ng Facebook group natin, Dog Brock TV Community. Nasa Facebook tayo, Dog Brock TV. Kita kita sa susunod na episode, ha? Pero bago ang lahat, tandaan nyo, mapapakinggan nyo ito sa Spotify, Anchor FM at sa lahat ng podcast streaming platforms worldwide. Balik na tayo sa episode. Makinig mabuti. Yo, Cyberspace, nandito pa rin tayo sa Dog Brock Radio. Napapanood nyo sa Dog Brock TV, napapahingin nyo sa Spotify at sa lahat ng podcast streaming platforms. Lasing ka na? Ako, diba? Hindi, sakto lang. Tipsy lang. Paglaseng, gumagapang. Magapang ba ako? Hindi, kasi tol, feeling ko lang din, yung ginagawa ko pang inuman talaga. Tolo, pero di ka lang umiinom, which is maganda kasi sa'yo manggagaling yung... Pangbalanse, hindi ko rin pwede sumobra, tol. Hindi, kasi... tsaka tol, seryosong tanungan ng hindi yun lasing. Yun nga, kasi hindi ka rin pwedeng, pag parehas tayong lasing, tol, so sobra yung usapan, wala nang value eh. Oh, mismo. Baka kala natin usapang inuman na lang, di ba? Exactly. Eh, kailangan pa rin natin hugutin yung values para exactly sa mga nanonood, sa mga nagbibigay ng oras. Totoo, tol. Oh, sagutin mo yung tanong ko kanina. May balita ka ba or anong sitwasyon mo sa tatay mo ngayon? Well, yung this is the biological father. Oh, yung tatay ko, sinabi niya sa nanay ko na ano, bakit ang sabi mo ibinata ka? Okay. Doon ako nabuo. Okay, gets. So may tunay palang pamilya yung AirPods ko. Okay. Tapos hanggang sa dadalhin dapat ako sa Amerika. Ng AirPods. Ito namang AirPods ko. Kala mo namang big time. Ayaw pang pumayag. Mm. Ego. Sana, sa akin to. Kaya ko to. Kaya ko buhayin yung anak ko. Hindi sana nung bata ako, laking... spoken in dollar. What up, man? I was like trying to do what I'm saying. Okay. Ito nga namang AirPods ko. Ayaw. Mm-hmm. Mabuhayin daw ako. O yan, nagkatubig sa baga. Para lang mabuhay ako. So, parang ganon, no? So, namatay AirPods ko, may mga kapatid ako sa labas, na pinaaral ako nung elementary, tol, private school. Alam mo ba, umabot sa point na nung elementary ako, mula grade 2 hanggang grade 3 hanggang grade 6, ang kaklase ko, tatlo. Tatlo lang kami. Ganun ka private? Pero, tol, second honor ako. Tatlo lang kayo, ah. Let's go. Let's go. Tol, mamatay man. Susumpa ako to sa anak ko. Tol, second honor ako pag mamalaki ko yan nung elementary. So, hindi ko yung kolela, tatlo kayo eh? Hindi, tatlo kami. Okay. Second honor performer ako. Tol, balikan nyo yan. Mary Lourdes Academy. Balikan nyo yung school year. Hanapin pa nila yung records, hanapin no? Hanapin nyo sa Taguig. Tol, second honor ako. Pero tatlo lang kami. Fuck you guys, hindi ako yung kolela. Legit. Tol, kabisado ko pa yung ano namin, yung school hymn. Mm? Oh, Mary Lourdes, Our Lady Divine, you wear the crown of motherhood, oh bless this school, name in your honor. Dude, alam mo, yan yung mga part ng ano ng childhood na tinetreasure talaga ng lahat ng tao. Tol, tatlo lang kami hymns of the school. Baka akala kasi nila, bullshit yan si Pio. Nagpapatawa lang yan. Tol, tatlo kami magkakaklase. Ito, asan yung dalawa mo, asan yung dalawa mong kaklase? Yung third tsaka yung first honor. Kilala mo pa ba? Tol, yung third honor. Sorry. Oo. Siya yung third.
Pero pare, mas magaling siya mag-English sa akin ngayon. Alam mo kung bakit? Bakit? Pagka-graduate namin ng elementary, pare, oh, kinuha na siya ng airpot niya sa ibang bansa. Okay. So, spoken in dollar na siya. Spoken in dollar. So, mas... Alam niya yan kung sino siya. Ang top one namin, si... Siya yung okay, pinakamatalino. Pero, tangin na mo... I wanna go back to the ano, to you. Kasi you're really good at doing what you do now. Which is doing... Ako pare, sitcom alam mo... Tol, pag alam nag-uusap kami ng mga kaklasiko... Gusto ko sabihan ako ng lahat ng pinaka-negative sa akin. Eto sa totoo lang ha, si Baron kung bakit siya sobrang naging mas malupit ngayon. Mm-hmm. Si Baron Geisler. Mm-hmm. Kasi lahat ng negative binato sa kanya eh. Okay. Kaya sobrang lupit ni Baron ngayon. Nakilala niya yung Diyos. Mm-hmm. Pare, minsan ganun eh, yung dadagukin ka. Ako kailangan ko na ng dagok, tol. Para mas lumupit pa ako. Kasi pare, kung wala akong dagok, hindi, alam ng asawa ko to, men, ako aawatin niya na ako. As in, haharang sa camera yan and shit. Alam niya yan. Men, minsan kailangan mo ng dagok para mag-upgrade ka pa eh. Yeah. So ako, kung ano ako na maririnig mo ngayon, dog, yun talaga, tol. Yo, Cyberspace, nandito pa rin tayo sa Dog Brock Radio. Kasama natin si Pio Balbuena. Napapanood niya sa Dog Brock TV. Yeah. Love you, dog. Love you, tol. I'd like to almost 2.5 hours na tayo magkausap. I'd like to ask you na lang this question or this narrative. Ano yung gusto mong sabihin? Nandoon pa rin tayo sa mga naniwala eh. Ngayon kung nasan ka, I can safely say, no, you're not at the peak yet. Sobra. But you're not at the peak yet, pero you're at the best moments of your life today. Mismo, sa akin. Tama ba? Totoo. I can safely say that. And you're enjoying it, and you're having fun, and you're helping a lot of people, and you're entertaining millions of people. Ngayon, Pio, anong masasabi mo sa mga unang naniwala at sa mga naniniwala ngayon at sa mga maniniwala pa sa lahat ng ginagawa mo? Bukod sa naniwala sa akin yung nanay ko at yung asawa ko, kumbaga dalawa silang fans ko eh. Mm-hmm. Dalawa silang number one? Oo, na nagpuesto sa akin kung nasan ako ngayon. Mm-hmm. Pero kundi dahil sa inyo, tol, tanginawala ako dito. Na huwag nyo namang i-take as utang na loob ko yun sa inyo. Huwag naman sana. Diba? Pero, kung hindi dahil sa inyo, tol, wala kami dito ngayon. Kasi, para sa akin, men, nanay ko, asawa ko, sila yung mga naniwala sa akin. Tapos, kayo, yung reason kung bakit nakilala kami. No? Salamat sa inyo, tol. I mean, hindi ko na siguro kailangang umiyak kasi putangina, sabihin pa nila, rapper ako, pusi ako pag umiyak ako sa inyo. Pero gago kung hindi dahil sa inyo, tol, wala kami dito ngayon. Na hindi ko man ma-express yun, dog. Hindi ko man ma-express yun lagi, pero sobrang salamat sa inyo. Kasi kayo yung reason kung bakit nandito kami. Yung pinaghirapan namin, pinagpuyatan namin, na storya para mapasaya kayo dahil sa inyo yun. Kasi kung hindi dahil sa inyo, wala talaga. Kaya salamat, Gagi. Sobrang salamat sa inyo. Pero hindi utang na loob yun. Pero salamat sa inyo. Solid. Ano masasabi mo sa team mo? Sobrang thank you sa buong Tambay. Tol, sobrang thank you sa pakikinig. Hindi man tayo perfect, pare. Wala namang perfecto eh. Kasi kung perfecto yun, tangin na hindi totoo yun. Yeah. Kung tingin nyo perfect ako sa inyo, hindi ako totoo sa inyo. Kaya sobrang thank you kasi nandyan pa rin kayo sa pakikinig, sa kung ano yung plano natin. Salamat sa inyo, mga tol, kung ano yung plano ko para sa inyo, pinakinggan nyo. Kasi alam ko may kanya-kanya kayong mga plano. Pwede nyo namang gawin yon kahit wala ako. Pero salamat kasi nagsistick kayo sa kung ano yung planong meron ako. Kaya salamat sa inyo, tol. Sobrang salamat. Lalo kay Balong, pare. Pare, alam mo yan, Long. I mean, di ko man to laging sinasabi sa'yo. Salamat sa'yo, Long, kasi bukod sa pera, dog, pare. Bukod sa'yo, ako, maganda buhay ni Balong eh. Mm-hmm. Bukod sa pag-uusapan natin yung pera, Long, yung pagiging tao, tol,
ikaw yung buhay ko, mamatay man ako ngayon o bukas, ikaw yung naging salamin ng buhay ko, tol, para sa pagiging totoo ng tunay na estado ng buhay. Kung meron akong natutunan sa podcast episode na to, mula sa kaibigan ko, si Pio Balbuena, is laging sasamahan mo yung naniniwala sa'yo. Tol, sobra. Papahalagahan mo yung mga taong nagpapahalaga sa'yo. Asawa ko, mama ko. Yun yung mga yun. Dalawa lang yun, tol. Asawa at, ko. At ito yung pinakamabigat eh. Isa sa pinakamabigat. Na hindi lahat ng bagong kilala mo lang hindi worth it. Kasi minsan, yung mas matagal mo pang kilala at yung akala mo na hindi ka ito iiwan. Ito tol, real talk ha. Tangin na nung pagsikat ni Balong, sinabi sa kanya kamag-anak siya, hindi pala niya kamag-anak. Umabot sa ganun tol. Uy, kamag-anak ko pala to. Tapos pumunta siya sa bahay. Tapos nalaman niya, hindi niya pala kamag-anak. Diba? Sabi ko sa iyo, putangin na, huwag kang punta ng punta kung saan-saan. Mm-mm. Pare, ganung, umabot sa ganung level. Pero yeah, going back, this episode taught me na hindi lahat ng matagal mo ng kasama o lahat ng kasabay mo nagsimula sa samahan ka hanggang dulo. Tol, hindi talaga. And this is one of the best episodes that I did. Thank you, Gago Dog. Ako lang sobrang hindi, totoo lang. One of the best episodes that I did, but also I learned sabi a lot ko nga from sa this. Iyo, Dog, eh. Ito. Yung araw, and I appreciate that. Man, hindi ka pusi. Dude, tangin na, kaya ko mamatay. Pero para sa anak ko, hindi muna. Oo, malayo pa. Malayo na, pero malayo, malayo pa. Sabi guys, ko nga eh, tangin na, hindi muna ako magra-rap ng ano ngayon, ng literal last na tong 44 bars. Yung mga rap. Focus muna ulit sa film. Guys, kung nagustuhan nyo tong episode na to, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Hit nyo yung notification bell. Comment kayo sa baba ang mga opinion nyo. Comment kayo sa baba sinong next yung gusto kong i-guest dito sa podcast series ko. Mapapanood nyo yan dito sa Dogbrok TV. Subscribe kayo. Follow nyo ako Twitter, TikTok, Laika, Instagram at Dogbrok _ Instagram Dogbrok TV. And yeah, mapapakinggan nyo to sa Spotify. Nasa top 200 podcast tayo sa Philippines. Nasa 5 categories tayo out of 15 categories ng podcast dito sa Spotify Philippines. Maraming salamat sa suportan yung lahat. Sobrang grateful ko na bigyan ako ng oras ng isang busy na tao na kaibigan ko na to. Dog, I love you, Gago. Salamat, tol. Salamat. Salamat sa inyong lahat, Cybergang. Ngayong episode na to, medyo mas nakilala niyo ako dahil binunyag ako nitong taong to. Pero appreciate ko kayo lahat. Salamat lagi. Salamat sa wife niya. Salamat sa team niya. Shoutout sa lahat ng naniniwala. Shoutout sa inyong lahat. Yeah, wala na akong gustong pasalamatan. Alam nyo na yon. TMP Media Group, TMP Productions Incorporated. Wala lang mas totoo pa. Tangin na nyo, ito yung totoo. Let's go. This is Dogbrok TV. I'm Dogbrok. Let's go. Thank you, Pio. Inom pa tayo. Gago. Let's go. Inom pa tayo. Eto na. What's up, cyberspace? This is Pio Balbuena, and you're watching. And you're watching. And you are watching. You're watching. And you're watching. And you're watching. And you're watching. You're watching. And you're watching. And you are watching. And you're watching. And you're watching. You are watching Dogbrok TV. Sobrang totoo.